Okay, welcome sa Debaters Convention at muli po kami nagbabalik upang maghatid sa inyo ng magagandang talakayan between ito na nga Catholic versus Islam. At ang topic ngayon ay napakaganda. Si Jesus ay naipako sa krus. Ayan. At ang topic na patutunayan ko na si Jesus ay naipako sa krus, namatay at muling nabuhay. Siyempre, affirmative natin dyan si Brother Wendell Talibong ng Catholic. At ang negative naman si Ustad Ali Javier ng Islam. Ayan. At bago natin puntahan yung ating, impisahan rather, yung ating debate, siyempre, gusto ko munang bumati na magandang gabi sa lahat, lalong-lalo na dyan sa punto-punto sa Debaters Convention at sa, I think meron pang nagla-live dyan kay Bro Wendell. At ang ating setup ng debate na gagawin ngayon ay meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes na pagtatanong, 10 minutes na rebuttal, 7 minutes na pagtatanong, second cross ito, at meron tayong 5 minute na conclusion, mauna ang ating negative, mahuhuli ang ating affirmative. At Debaters Convention standard rules ulit yung gagamitin. Rule number one natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator, which is ako, ng next question. Rule number two natin, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag na hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at ang admin ang magbabantay sa 20 seconds time na yan. Rule number 3 natin, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question kagad, walang paliwanagan dyan. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Ayan. Sa rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari ka na magtanong ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag, basta pasok sa pinag-uusapan, syempre. Rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng tatlong warning mula sa akin, ay syempre merong disiplina yan, either bawasan ko ng 1 minute or daragdagan ko ng 1 minute kung tinatanong naman ang paglalapatan. Rule number 7, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, napaka-importante, no untrue attitude. Ayan. At sana ay alam natin itong sinasabing untrue attitude. Bawal magmura, bawal gumamit ng mga salitang hindi kaaya-aya, syempre. At unnecessary na mga ginagawa dito. Rule number 10 natin, no objection during conclusion. Rule number 11, respect the admin and moderator. Decision is always final. Rule number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative dito? Yes, yes. Sumang-ayon ako. Okay. At sumasang-ayon din ba ang ating negative dito? Yes, bro. Sang-ayon, bro. Ayan. At yan yung ating confirmation. Pero bago yan, syempre, pakilala muna natin ang ating mga speaker. At mauuna na yung ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Brad Wendell sa Catholic the Defenders, mga kapatid. Okay, at syempre, yung ating negative naman. Pakilala ka, bro. Assalamu alaikum at magandang gabi sa ating lahat. Brother Ali Javier, dati pong Christian na nagbalik Islam. Titindig po sa bilang negatibo sa magiging paksa natin ngayong gabi na napagkasundoan, namatay nga ba at naipako si Jesus sa krus at muling nabuhay. Yun po yung sinabi ni Brother Wendell na mapapag-usapan. Pero kahit anumang layout ng topic, basta ang akin po, negatibo po ako na si Jesus ay ipinako o namatay man sa krus. Maraming salamat mga giliw. Okay, so that is Brother Ali Javier ng Islam. At ito na nga, bibigyan ko ng 10 minuto sa pagpapatunay sa kanyang topic na si Jesus ay namatay, naipako sa krus at muling nabuhay.
Bro, Wendell Talibong, 10 minutes bro. Your time start now. Salamat. Purihin ang Diyos sa kataas-taasan. Gloria excelsis Deo. Isa sa mga hindi makapagsunduan ng mga kapatid dating Muslim at Kristiyano ay hinggil sa pagpako ng ating Panginoong Jesucristo sa cross. Ang mga batayan ng ating mga kapatid sa Islam na hindi na ipako ang ating Panginoong Jesucristo sa cross, ang paniniwala nila ay pinalitan ang mukha, yun nakasulat sa Surah An-Nisa chapter 4 verse 157. At ito umano ang kanilang batayan. Ilatag ko muna mga kapatid kung bakit may debate tayo ngayon at ang panindigan nila. Ito ang nakasulat at dahil sa kanilang sinasabi bilang pagmamayabang at pang-alispusta, katiyakan, napatay namin ang Almasi, Misaya, na si Esa, Jesus, na anak ni Mariam. Gayong sa katotohanan ay hindi nila napatay si Esa at mas lalong hindi nila ito naipako, bagkus ang naipako nila ay isang lalaki na kamukha niya dahil iniisip nilang ito ay si Esa. At sino man ang nag-aangkin ng pagpatay sa kanya mula sa mga Hudyo at sino mang nagkasulo sa kanya mula sa mga Kristiyano, lahat sila ay nasa pagdududa at pag-aalinlangan at wala silang tiyak na kaalaman, kundi ang sinunod lamang nila ay haka-haka at hindi sila makatitiyak na siya ay napatay nga nila, bagkos sila ay punong-puno ng pag-alinlangan. Yun ang talata sa Quran, mga kapatid, na batayan. No? At dito po ay taliwas na nakasulat sa Biblia. Ito po ay maituring natin na isa lamang na fabricated story o imbinto na istorya ni Muhammad at hindi credible. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang kanilang pahayag sa Quran, ito sa footnote mga kapatid, ipakita ko sa inyo sa kanila itong Quran na ito na ang nag-translate ay si Maulana Muhammad Ali sa pahina 299, the Jews rejects his claim to messiahship on the basis of Deuteronomy 21:23. So, diyan natin makita na yung nakasulat sa naturang talata, abay, nagkahidwaan mismo sa anuman ang kanilang footnote. Pero ngayon, gamitin natin muna itong history. May history ba batay sa mga pagano na ang ating Panginoong Jesucristo talaga ay naipako sa cross ng mga Hudyo? Ito, sa The Faith of Millions by John O'Brien sa page 99, Celsus, a pagan philosopher of the 3rd century, considered that the Christian had no right to criticize the polytheism of the pagan world since their own worship of Christ was essentially polytheistic. Why should they not rather pay their devotion to some of their own prophets than to a man who had been crucified by the Jews? So malinaw na sa kasaysayan, kahit pala mga paganong philosopher noon, inaamin na ang ating Panginoong Jesucristo ay naipako ng mga Hudyo. At ito din ang mabasa natin sa Biblia mga kapatid. Sa 16:21, mula sa oras na iyon ay sinimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan niyang pumunta
sa Jerusalem at magdusa ng marami sa kamay ng matatanda, punong pari at mga ngaral ng batas, at kailangan siya ay patayin at sa ikatlong araw ay mabuhay muli. So dito mabasa natin, at ito din ang mabasa natin sa San Mateo Kapitulo 17, versikulo 22-23, na muling binanggit ni Jesus ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ito din ang mabasa natin, mga kapatid, sa San Marcos Kapitulo 9, versikulo 31 hanggang 33, tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus Kristo at galing sa kamatayan. Dahil tinuturuan niya noon ang kaniyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya. Ngunit siya'y mabubuhay muli pagkatapos ng tatlong araw. So, yun ang pahayag ng ating Panginoong Hesus Kristo sa Biblia. At mayroong mga kaganapan bago nangyari yan kung tingnan natin ang Biblia. Una na kaganapan ating makita sa San Marcos Kapitulo 15, versikulo 15, na pinagnais na nais ni Pilato na bigyang lugod ang napakaraming tao, ay pinalaya niya si Barabas sa kanila. Si Jesus naman, pagkatapos na hagupitin, ay ibinigay sa kanila upang ipako siya sa cross. So, una, mga kapatid, matapos siya humarap kay Pilato, siya ay pinaghahampas. At hindi lang yan. Kung tingnan natin ang mabasa sa Marcos Kapitulo 15, versikulo 17, sinuotan nila si Jesus ng balabal at kulay ubi. Pagkatapos, gumawa sila ng koronang tinik. So meron pang koronang tinik na makita natin, mga kapatid. At nang ipako siya sa cross, ito po ang mabasa natin sa Marcos Kapitulo 15:26, ikasiyam nang umaga nang ipako siya sa cross. So naipako siya sa cross. At siya po ba'y namatay? Kung tingnan natin ang Marcos Kapitulo 15, versikulo 37, makita natin na ang ating Panginoon Hesus Kristo ay namatay at muling nabuhay sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 9. Ito po ba'y pinatunayan, mga kapatid, kahit sa aklat ng mga Muslim? Ito po, nandito sa aking kamay ang aklat ng mga Muslim, at ito po ang ating mabasa sa naturang aklat nila mismo. Kung pansinin ninyo ang pamagat, doktrina ng pagtubos ni Abdul Hadi Gumander, makita natin na binanggit dito ang doktrina sa pagtubos upang sa gayon ay mabatid ang tunay na kasaysayan ni Hesus Kristo na may kinalaman tungkol sa kaniyang pagpako sa cross, pagkamatay sa loob ng tatlong araw, at pagkabuhay muli. So malinaw, mga kapatid, na batay sa aklat din nila, mabasa ng ating Panginoon Hesus Kristo ay namatay, naipako sa cross, namatay, at muling nabuhay. So kaya, yun ang kasunduan namin na patunayan ko umano na ang ating Panginoong Hesus Kristo ay naipako sa cross, namatay, at muling nabuhay. At ito pa ang kanilang aklat na ang pamagat si Jesus anak ni Maria, propeta hindi Diyos. Makita natin dito, mga kapatid, na pinatunayan din nila sa naturang talata na ang ating Panginoong Hesus Kristo sa naturang pahina, no? Ang ating Panginoong Hesus Kristo ay naipako. At hindi lang naipako, kung tingnan natin sa naturang aklat, itong aklat na ito, ating makita na siya'y namatay, no? Namatay. So kaya taliwas ito sa opisyal na aral ng mga kapatid natin sa Islam, na nauna nating ginagamit ang 457 na tinatawag na fabricated. Bakit? Una,
si Muhammad, wala siyang saksi, mga kapatid, ni isa man na talaga hindi ang ating Panginoong Hesukristo ang naipako. Maraming salamat. Okay, dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, Brother Wendell Talibong ng Catholic. At syempre, dako tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. Brother Ali Javier ng Islam, 7 minutes para sa iyong first cross, bro. Your time start now. Tanong. Thank you, Brother Asha. Gandang gabi sa lahat. Brother Wendell, kumusta? Kumusta? Okay na. Kumusta din, kapatid? Okay, mabuti, brother. Okay, unang tanong, brother. Nabasa mo po ba sa Quran na hindi napako si Jesus at hindi namatay? Tama o mali? Okay. Sa Quran, wala tayong mabasa letra for letra na hindi napako. Pero sa footnote, objection. Time stop mo na. Objection. Okay, time stop mo na ha. So, unahin ko muna si ano, bro, ah. Nadinig ko kasi si Bro Ali eh, pero magka-counter object siya, no? So objection mo muna, Bro Ali. Alam natin, Brother Rasha, yung rules and regulation, ibibigay po natin yung categorical answer, okay, sa categorical question. Yes. Ang tanong ko po, ulitin ko, nabasa mo po ba, Brother Wendell, sa Quran, hindi na pa ako, hindi namatay si Jesus? Tama o mali lang po muna, brother. Thank you. Okay, so ina-analyze ko yung objection mo. At inaano mo si Brother Wendell na sumagot doon sa categorical na tama o mali. So Bro Wendell, yes, meron kang counter objection doon, bro, or sasagot ka na sa categorical, bro? Counter objection. Sinagot, okay, ko categorical question, moderator, dahil sabi ko hindi litra po litra mabasa sa Quran pero nabasa sa Biblia na ating pinagkasunduan. Okay. So Bro Wendell, ganito, bro. Sa categorical kasi doon, bro, tama o mali. So, either doon lang sa dalawa, bro, or both, bro. So, pili ka muna, bro. Tapos 20 seconds doon, bro, yung iyong paliwanag. Thank you, thank you. So, Bro Wendell, tama o mali, bro? Pasok mo yung sagot mo, bro. Okay, mali. Dahil ang ating batayan, hindi lang Quran, kundi Biblia. At sa footnote ng Quran nila, malinaw sa page 34, this was really the case giving life to dead of Jesus Christ was Jesus, for Jesus Christ was dead to all appearance. Inamatay. Next question. Next question, Brother Wendell. Paano mangyaring sabihin mong mali, ikababasa mo pala na hindi namatay at hindi napako si Jesus? Nagsisinungaling ka ba o paano ba? Hindi ako nagsisinungaling dahil walang mabasa man letra por letra sa Quran, ngunit may nabasa letra por letra sa Biblia at sa footnote ninyo, kahit walang nabasa letra por letra, malinaw ang sinabi sa footnote na this was really a case of giving life to dead. Next question. For Jesus Christ was dead. Next question, please. Una mong binasa, Brother Wendell, sa Quran chapter 4 verse 157 sa kanyang Tagalog translation, hindi namatay at hindi pinako si Jesus. Tama o mali? Mali. Mali ang naturang talata. Bakit mali ang naturang nakasulat ni Muhammad sa naturang Quran? Dahil sinabi ng mga Hodiyo na si Kristo ay Mesiyas din. At ayon sa inyong footnote, page 239, ang mga Hodiyo hindi tumanggap kay Kristo na Mesiyas. Next question. Mali. Next question. Kung si Jesus ay nagdasal sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan at sinagot ng Diyos ang kanyang dasal, mamamatay pa ba? Tama o mali? Namamatay pa rin dahil may pinutol kayo. Nasa Hebreo Kapitulo 5 versikulo 7-10 ang batayan ninyo at galing yan sa Lucas Kapitulo 22-44-42, kaya may pinutol ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, thy will be done. Kaya next ang question. Sabi sa okay, go ahead. Next question. Kung hindi babaguhin ng Diyos ang kanyang salita biblical, papaano mo sabihin na namatay, mamamatay pa rin samantalang sinagot niya ang dasal ni Jesus? Ito ang sagot.
Sinagot niya ang dasal ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo pinutol niyo. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 53, na ngunit paanong matupad ang mga kasulatan sa mga nasasabing ito kung hindi niya susundin? Next question. Kaya nasagot. Sinong paniniwalaan natin, yung opinion mo o biblical mismo na sinagot ng Diyos ang dasal ni Jesus na hindi siya o ilalayo siya sa kamatayan? Sino paniniwalaan namin, ikaw o ang Biblia? Sagot, ako, ang Biblia at ang mga aklat ng mga Muslim na nagsasabi na ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay, naipako sa cross at muling nabuhay. Sunod. Next question. Kung palagi ang sinasagot ng Diyos ang mga dasal ni Jesus, palagi ang sinasagot, at ang dalangin niya ay ilayo sa kamatayan, sinagot ng Diyos, paano mo ngayon sabihin na namatay? Ito ang sagot. Dahil pinutol ninyo ang naturang talata. Hindi ninyo itinuloy. Chap-chap kasi. Lucas Kapitulo 22, versikulo 41-44. Malinaw, yun ang panalangin ng ating Panginoon Jesucristo. Pero sabi niya, thy will be done. Next question. Ang kalooban ng Diyos ang masunod. Kung nakatakas si Jesus sa mga sundalo o kawal ni Poncio Pilato nang siya'y paghuhuliin, ano pa, sino pa ipapako nila? E nakatakas pala si Jesus. Ito ang sagot. Imagination lang ninyo yan na nakatakas. Dahil napakalinaw po ang nakasulat pati na dito sa inyong aklat, nagkukontrahan yata kayo. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay naipako, namatay, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Next question. Ang kalooban ng Diyos ang nasunod. Ang kalooban, ibig sabihin yung sinagot niya ang dasal ni Jesus. Paano niyo sabihin ngayon na namatay si Jesus? Ito ang sagot. Paano sasabihin dahil nabasa ko yan sa Biblia at maraming talata na nabasa na namatay at muling nabuhay siya? At hindi lang yan, pati na sa inyong aklat mismo. Ang sabi, si Kristo ay muling namatay, siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Next question. Ulyanin ba ang Diyos, biblical, nung sinabi na sinagot niya ang dasal ni Jesus, tapos nasabihin niyo namatay? Yes or no? Hindi. Ang maaari na nagkamali, yung mali ang pag-unawa. Sunod na tanong. Next question. Paano ngayon sabihin ninyo na namatay si Jesus o sinagot naman pala ng Diyos ang mga dalangin, particular ng mga propeta, itong si Jesus na nagdasal sa kanya? Hindi na yan ma-question kung paano dahil pinatunayan nga eh. Pinatunayan sa Biblia, namatay, muling nabuhay, at kahit pa sa inyong mismong aklat. Ito po ang nakasulat. Si Kristo'y namatay, ipinako sa cross, namatay, at muling nabuhay. Next question. Kung ganon, yung pagkakawindangan ng mga mabasa sa Biblia na hindi malaman kung napako o hindi, tama lang na sinagot ng Quran at malinaw na hindi namatay at hindi pinako si Jesus. Time na. Okay. So, dyan natatapos ang ating 7 minutes na pagtatanong. Ayan. At hindi pumasok doon yung pagsagot at doon sa pag-object. So, 10 minutes para sa unang pagpapahayag bilang negatibo. Brother Ali Javier ng Islam, time start now, bro. Brother Rasha, malinaw yung tinig dyan. Malinaw. Okay, maraming salamat. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha ad-din wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Assalamu alaikum, magandang oras po sa ating lahat. Kay Brother Rasha, sa ating moderator, mashallah, si Brother Wendell, ating katunggali. Congratulations sa mga nakikinig at makikinig pa.
Salamat alaikum sa lahat ng kamusliman around the globe. Tatak Jesus lang mga bro. Salamat alaikum. Peace be with you. Faith lamang po tayo mga kapatid. Napakinggan ninyo ang stand ni Brother Wendell. Nagkwento lamang siya ng nagkwento na nagsasalpukan na pahayag. Una, magbibigay ako mga kapatid ng kategori, kalono, at mga kriteriya, mga kategorya para malaman ninyo kung bakit napakalinaw ang mensahe ng Aral Islamico around the globe ay naniniwala tayo na si Jesus, around the globe na kamusliman, naniniwala tayo na si Jesus ay hindi namatay, hindi pinako sa cross. Una, nabasa na ni Brother Wendell ang isang bersikulo mula sa Quran 4:157. Ang mababasa po dyan ay sa kanyang lingwaheng original, A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qawlihim inna katalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulallah wa ma kataluhu wa ma salabuh. Ang bersikulo na to, ano ang sabi sa kanyang kahulugan? At kanilang sinasabi bilang pagmamayabang, katiyakan napatay namin ang Mesiya na Jesus anak ni Maria. Gayong katotohanan hindi nila siya napatay at ni hindi nila naipakuman. Napakalinaw ah. Kaya yung tanong kanina kay Brother Wendell, pansin nyo naman, Brother Wendell, turuan kita. Uli-uli sa iyong debate, pag tinatanong ka ng categorical, sumagot ka ng tama ayon sa categorical dahil ang tanong kanina, nabasa mo ba na si Jesus hindi pinako, hindi namatay sa cross, Quranic verse? Dapat isagot mo, yes, dahil nabasa mo mo yun, ikaw bumasa. Pero sumagot ka ng mali. Kaya sinungaling ka talaga, Brother Wendell. Ang punto natin ngayon... Time stop. Okay, ano yung objection natin? Walang atake personal. Okay. Counter, so, please, counter objection muna doon, bro. Brother Russia at Brother Wendell, ako po'y magsasabi ng katotohanan kasi kung di ko sabihin, hindi malaman ng mga tao na sinungaling ka dahil doon sa tanong, napako ba o hindi yun masuk mababasa? Ang sabi mo, okay, hindi. Okay. Nabasa mo po. Okay. Ganito. Sorry po. Oh, ganito, bro. So, i-ano na lang natin, bro. I-indirect na lang natin sa person, bro, Ali. Thank you, bro. Para maano siya, bro, ba? Para hindi mukha siyang ad home, bro, ba? I-indirect mo na lang, bro. Okay. So, tuloy-tuloy tayo, bro, Ali. Wala pa munang warning dito, ha? Pero sa susunod, siyempre, magbibigay ako. Bro, Ali, pasok mo yung 7 you. Minutes mo pa, bro. Thank you, brother Asia. Okay. Pangalawang ating... criteria, Brother Wendell, okay? Kung titingnan mo yung puntos kanina sa tanungan pa lang, talaga naman na hindi mo po sinagot ng tama yung mga categorical na tanong. Bakit? Dahil mababasa biblical na si Jesus ay nagdasal siya sa Diyos na upang ilay sa kanya ang kamatayan at tinugon, sinagot ng Diyos ang kanyang dasal. Kaya nga lang, pinagmimistimulamong nagsalpukan ngayon nang dahil mayroon ka ring mababasa sa iyong Biblia na napako si Jesus. Ngayon, sino paniniwalaan natin? Yung nagkakasalungatan na nagsasalpukan na biblical verses o yung malinaw sa Quran na hindi namatay at hindi napako si Jesus? Siyempre, malinaw po ito na si Jesus ay hindi napako sa at hindi namatay sa cross dahil mabasa nga Quran chapter 4 verse 157. Okay. Kasunod na kategorya, hindi salungatan ang salita ng Diyos. Kaya tanong ko kanina, ulyanin ba ang Diyos? Sumagot ka tama, hindi ulyanin ang Diyos. Eh kung ganun, kung sinabi diyan na hindi napatay, ay huwag ka nang magchismis dahil pinagbawal po 'yun eh. Sa 1 Corinthians 14:33, ang salita ng Diyos ay hindi kalituhan. Eh bakit ngayon ang Biblia ninyo nagsasabi o mababasa na nagdasal si Jesus at tinugon ang kanyang dasal tapos namatay pa rin? Na siya ay nakatakas sa mga sundalo ni Poncio Pilato. Sino pang mahuhuli para ipako? Sinabi ni Jesus, nakatulad siya ni Jonas
3 destroy nights sa tiyan ng balyena. At si Jonas ba'y buhay? Yes. Ay bakit niyo pinatay yung inyong Diyos? O si Jesus mismo? Ang kulit, di ba? O diba? Kasunod na mga kategorya, hindi babaguhin ng Diyos ang kanyang salita. Biblical, basahin niyo sa Salmo 89:34. Hindi babaguhin ng Diyos ang kanyang salita. Eh bakit niyo babaguhin ngayon? Di ba? Kita niyo punto. Kasunod na mga kategorya, nagdasal si Jesus ilayo sa kanya ang kamatayan. Hebreo 5:7. Sa mga nag-aaral at nakikinig na bago, take down nyo po ang mga verses na to. Nagdasal si Jesus na siya sa mga araw na kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Dininig na pala eh. Sinungaling ba ang Diyos para mapako ulit? Bulbul lang i-Bibla ninyo, brother. Sorry ha. Sa Salmo 145 verse 19, biblical pa rin ha? Time stop na, time stop. 145 verse 19. Bro, bro, bro. Surali. Ganito, bro. i-ano lang natin yung words natin, bro. Yung salitang ganun, bro ba? Like bulbul, bro. Masakit ba, bro? Masakit. Sorry, kasi ha? Ano to ah. Kasi naka-live tayo, bro. Tapos sa YouTube. Ah, okay, din. Okay. So, masakit ano, kasi. Okay, okay. Ano to? Okay. Sige, so, sige, bro. Sige, bro. I-minimize ko lang. I-minimize ko lang. Sige, okay. Bro. Salamat, bro. So, tuloy ka, bro. Sige, bro. Salmo 145 verse 19. Kanyang tutuparin ang gusto nila na natatakot sa kanya. Sino yung kanya? Natatakot sa Diyos. Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila sa anumang mga kapahamakan. Oh, tingnan nyo, Bibla nyo nagsasalita na iligtas niya sila. Sinong sila? Yung mga propeta. Nagdasal na nga yung propeta. Yung sugo ng Diyos, sinasabi nyo pang anak ng Diyos. Anak na nga lang sa inyo, tapos ipabayaan pa niya. Ayang kulit, patay tayo dito. Pakinggan ninyo ha, Mark 14:50. At iniwan siya ng lahat na nagsitakas. Sa 51, at sinundan siya ng isang binata at nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad at hinawakan niya siya datapat kanyang binitiwan ang kumot at tumakas na hubot-hubad. Sino daw yung tumakas? Kung titingnan niyo, si Jesus yung tumakas. Eh. Sino pa ngayon ipapako nila? Eh bakit kayo bumasa ngayon na may ipinako? Eh last bulbul talaga ang Biblia. Sorry, Brother Russia. Thank you, ha? Talaga, wait, sabihin ko lang yung mga katagang to, brother, kasi kailangan time stop, eh, para malaman. Time stop eh. Na. Time stop ko muna. Bigyan kita ng unang warning dito, ha? Sige, bro. Tuloy ka, bro. Thank you, Brother Russia. Okay. Natural lang. Okay lang yan, brother, kasi kung hindi ko naman kasi sabihin, hindi mag-iisip itong ating mga kababayan, eh. Total, dati naman akong kapanalig ninyo, okay? Kasunod na kriteria, palagi ang dinidinig ng Diyos ang dasal ni Jesus. Sa Juan 11:41, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo at na ako'y iyong dinidinig at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinidinig. Laging dinidinig. Kailan pinabayaan ng Diyos si Jesus? Ay, ang kulit. Makakabasa kayo dyan, pinako si Jesus. O, sino paniwalaan natin? Yung Biblia niyong nagsasalungatan o yung Quran na nagsasabi ng isang aral? Kaya nga, ang matuwid dito ay yung tama, yung hindi nagsasalpukan. Okay ba? Kasunod na mga kriteria. Inihaluntulad na ni Jesus ang kanyang sarili kay Jonas. Hindi namatay, namatay sa 3 araw at 3 gabi. Sa tiyan ng balyena sa Matthew 12:40. Kung papaanong si Jonas ay napasa tiyan ng isang balyena ng 3 araw at 3 gabi, ay gayon din ang anak ng tao. O, kita ninyo? Sino nagsabi nun? Si Jesus. Siya nagsasabi mismo. Bakit nyo ngayon ihahanapan ng isa pang versikulo na sumasalpok mismo sa versikulong ito? Kaya Biblia ang problema. Kaya ini-edit ang Biblia. Wala nang isang bilang ng books ng Biblia. Wala na rin isang sikta ang Kristyanismo. Nagkakawindangan na. O, nagmuslim na tayong lahat. Yun po, mga kapatid. Ang ating usapin na to, malinaw na mga kapatid, na si Jesus ay hindi namatay, hindi ipinako, at hindi nabuhay. Kasi kung walang namatay, walang pinako, last walang nabuhay mag-uli. Thank you, Brother Asha.
Kaya ang atin, mga kapatid, marami akong nakahanda rito ng mga kategorya, pero ang oras, hindi man lang natin napag-usapan, sana mas mahaba yung mga oras natin. Pero okay lang to. Kasi DevCon Rules naman, at least, may pag-iisipan yung mga tao na makinig. At isa kasi isasalalay mo, kaligtasan mo sa isang Jesus na pinako. Basahin mo, Deuteronomio 24:16. Hindi po pwede na saluin ng isang anak ang kasalanan ng ama o ni ama sa kasalanan ng anak. Paano ngayon i-reconcile mga salpok-salpok na mga versikulo biblical? Doon tayo sa maliwanag. Yun ang katwiran ng UC. Hindi nagkamali ang UC. Edit pa more. Diba? Edit pa more. Kaya mayroong Bibla na nagkakasalungatan ng nilalaman dahil walang maaasahan biblical. Mabuti na lang may Quran. Time. Nagsasabi sa atin ng katotohanan. Thank you. Maraming thank you. Okay, so dyan natatapos ang napakainit na first presentation ni Brother Ali Javier ng Islam. At bago natin ituloy sa ating pagtatanong, shoutout muna sa lahat na manonood sa live. Alam kong umiinit na din kayo dyan, pero relax tayo sa ating mga comments. At yun, bibigyan ko ng 7 minutes sa unang pagtatanong. Si Brother Wendell Talibong ng Catholic, 7 minutes bro. Your time start. Okay, salamat. Now. Sabi mo, hindi na ipako na matay at muli na buhay ang ating Panginoon Jesucristo. Ang tanong, batay sa Sahih al-Bukhari 34:77, book 60, hadith 144, sino itong propeta na sinabi ni Muhammad? Brother Raja, pwede bang mag-object agad? Time stop. Oh, object. Anong object yan? Alam ko na ang rules, magbigay siya ng tanong doon sa prinisinta ko. Hindi naman propeta ang pinag-uusapan dito na sinabi ni Muhammad. Eh. Para okay. Hindi tayo lalayo agad. Objection. Okay. Counter-objection mo na. Related ito dahil sa kanilang hadith kasi, isang propeta sa isang nasyon na ito ang nakasulat. Ipakita ko sa inyo. Kaya tinanong ko siya, no? Had beaten him and caused him bleed while he was cleaning the blood of his face and saying, Allah forgive my nation for they have no knowledge. Sino ito? Okay. So ganito ang hatol ng ating moderator ngayon, no? At hindi ako judge sa inyong debate ngayon. Ayon sa ating rules, I think tinatanggi ni Brother Ali na sagutin yan, Brother Wendell, dahil hindi daw niya ipinahayag yan. Yan. At yan yung ayon sa ating first rule number 5 na sinangayunan kanina. Pero mamaya, doon sa rebuttal, po pwede pasok na pasok yung tanong mo. So, sa ngayon, next question tayo. Okay. Sige. Dahil, wasan, sunod na tanong. Mali ba o tama? Itong nakasulat sa inyong aklat na si Kristo ay naipako sa cross, namatay at muling nabuhay. Sagot? Tama, nasa Quran chapter 4 verse 157, si Jesus ay hindi namatay ni hindi ipinako. Objection, ngayon, moderator. Kung bumabasa time stop, kayo, time stop. Objection. Oh, ano ang ating objection? Question. Moderator, sabi ko, tama ba ito o mali na nakasulat sa kanilang aklat ng Islam na si Kristo ay naipako, namatay at muling nabuhay? Okay. So, counter please, counter. Ang analyze ko lang ha. Gusto ipasagot ni Brother Wendell yung tanong na tama o mali doon sa categorical. So counter mo muna, Bro Ali. Nagsagot din ako ng tama, brother, bago ako nagsalita. Okay. Kaya pwede niyong i-rewind yan. Sige. You. So, bro, isagot mo yung tama mo, bro. 20 seconds, bro. Bro Ali, pasok. Tama, Brother Wendell, yung mababasa sa 4:157 ng Quran, si Jesus ay hindi namatay at hindi ipinako. Isa lang, so, tama na. Wait lang, bro. Sapat na yun. Pakinggan mo muna. May 20 seconds ako, brother. Ang atin, bro, bawal yung salpok-salpok kasi hindi yan katwiran ng Diyos. Pag sinabi niya, hindi niya yung babaguhin. Next question. Sunod. Ang sinabi sa inyong aklat na si Kristo ay naipako,
namatay at muling nabuhay, sang-ayon ka na nagsalpukan ito sa Quran Kapitulo 457. Sagot? Hindi na ipako. Huwag kang magsinungaling kasi ang sinabi diyan, hindi na ipako. Wama kataluhu, wama salabu. Yun yung objection, moderator. Hindi time na stop, matay, time stop. Hindi na ipako. Okay, time stop po na ha. Ano yung ating objection? Categorical question, moderator. Sabi sa kanilang Quran, hindi na ipako. Sang-ayon ba siya, nagsalungatan ang kanilang aklat? Okay. So, counter, ganito. Please. Oh, sige. Wait lang bro ha. Wait lang Ali ha. So ganito bro Wendell. Pakidiinan na lang yung categorical bro. Yung pipiliin talaga niya bro ba? For example, sang-ayon ka ba o hindi? Parang ganun bro ba? So meron dalawa talagang nilalagay na pagpipilian. So, bro, Ali, counter-objection mo muna, bro. Ano yan? Alam nyo, brothers, kat na i-rewind nyo yung record. Pagka mayroon siyang mga categorical particular, kat di malinaw, sumasagot ako ng malinaw. Okay. Thank you, okay. Thank you. So, ganito, ipaulit ko na lang yung tanong. Tapos, pakidiinan lang yung categorical, yes. Bro, yung pamimilian niya, bro, Wendell. So, tuloy tayo, bro. Tanong, bro. Okay, tuloy na tanong. Batay sa nakasulat sa inyong aklat, na si Kristo ay naipako, namatay at muling nabuhay. Ito po ba ay isang ayon sa nakasulat sa Quran Kapitulo 457? Hindi nga po naipako, sinungaling ka naman eh. Ang itinatanong mo naipako, hindi nga naipako eh. Tama ba? Kaya ang Quran nagsasabi ng isang salita, hindi namatay, kaya hindi rin naipako. Eh sino pa ang mabubuhay mag-uli? Kaya nga kung Biblia nyo ay ini-edit, wala na tayong pagkakaisa dyan, kaya nagkakawindahan na rin tayo sa paniniwala. Sunod na tanong. Sabi mo kanina na nagkaisa kayo at malinaw ang inyong turo. Nang ipinahayag sa Quran 457, pinalitan ang pinako. Sino yung tao na ipinalit? Sagot. Walang nakasulat po dyan, brother. Kaya wala aling kasagutan sa tanong mo. Pero ang pinag-usapan, si Jesus ay hindi namatay, kaya hindi rin pinako. Malinaw. Period. Thank you. Sang-ayon ka ba sa sinabi, moderator, ipakinig ko ang pahayag ng Muslim na si Judas ang naipako ito? Objection, brother. Time's up. Brother. Okay. Ano yung objection natin, bro Ali? Tsaka hindi ko nadidinig. Diba yung first stand, brother Russia, ay kung ano yung ipinahayag ko, doon siya kukuha. Yung kanyang sinapchap na ipapakinig sa atin, moderator, ay yun. Hindi ko pinahayag yan ang eh. Aking, diba? Ang aking tanong, yes, tinahod na moderator. Bro Wendell, wait lang bro ha. Bro Wendell, wait lang ha. Kasi nag-object si bro Ali. Ganito bro, ang object niya, tinatanggi daw niyang sagutin ang tanong na yan dahil hindi pa niya pinahayag. Pero mamaya bro, pwede mong itanong yan. So for now talaga bro, hindi ako judge dito kung ayaw niyang sagutin. Pero mamaya pwede mo siyang itanong. Next question ka bro Wendell. Okay. Dahil hindi ka sang-ayon sa naturang pahayag, so sang-ayon ka nga, mali yun. Sagot? Kilina mo, alin yung mali, brother? Pakilina mo pa yung mali. Ano yun? Okay, time stop mo na. Clarification sa akin, bro Ali, ha? So, merong clarification, yes, yes, dito. Ano nga yung clarification mo, bro Ali? Alin ang mali? Kasi ang tanong niya, sang-ayon ka na mali yun? Eh, ano yun? Dapat ano daw yung tinanong, brother? Parang Biblia, okay. Ang kulit, eh. Okay, bro Wendell, merong clarification dito, bro. Itutugon mo ba, bro? Alin daw yung mali? Yung ika-clarify niya, bro? Sabi niya, napalitan. Hindi pinangalanan kung sino ang ipinalit. Habang ang kasama niya pinangalanan sino ang kapalit. So, sang-ayon ba siya na mali ang pahayag sa kanyang kasama? Okay, bro Ali. Sasagot ka, bro. Bro 20 bro. Seconds, bro. ang kulit ba ni Brother Talibong o talaga lang walang alam sa rules? Sa mamaya yan, Brother Talibong. Mamaya mo itanong yan kasi wala pa matay sa second stand eh. Ang kulit mo, alam mo ba yung rules? Patay tayo diyan. Hindi ko ni stand diyan ni. Eh. Okay, okay, okay. Time stop muna, time stop muna, time stop muna dito. Paki ano muna? Paki
Pakiulit nga yung tanong, bro. Naka-time stop to, bro Ali. Ah, bro Wendell, pakiulit muna. Ang moderator, ito kasi ang follow-up sa kanyang pahayag. Sabi okay. niya kanina, walang binanggit kung sino ang ipinalit sa ipinako. Okay. Habang yung kasama niya, nagbanggit. Okay. Kaya, nagtanong ako, kaugnay sa kanyang pahayag. Okay, so yun yung tanong mo, bro Wendell, no? At sana nakuha yes. ni bro Ali. Ganito, bro Ali, tinatanggi mo bang sagutin yung tanong niya, bro? Or sasagutin mo? Counter muna ako bago mo ako sige, tanong. Sige, bro. Alam niyo, brother, wala akong ipinahayag sa tanong yes. niya. Wala akong ipinapahayag. Yung kung sinong Poncio Pilatong ipinako ninyo, wala akong pinahayag noon. Kaya okay. nga lang, kung itanong mo mamaya po yan, mamaya. Okay, so nakuha ko na. Sa aking stand. Thank you. Okay, nakuha ko na. So ganito, bro Wendell. At hindi talaga ako judge dito sa debate nyo, ha. So sa ngayon talaga, next question Russia. Ka. Brother Russia. Wait, ano yan? Saglit lang, bro. Magdasal muna kami. Ito ay talagang iiwanan ko kayo. Saglit lang. Magbasa na lang kayo muna ng mga propaganda dyan, mga comments. Saglit lang yung dasal namin dito. Okay? Riyadh area. Okay. Aser time. Maraming thank you. Sorry, Brother Wendell. Babalik ako. Saglit lang to. Okay. So I think magsasala muna si Bro Ali. Meron niyang 5 minutes at sa yung mga audience, lalo na sa Devcon, alam niyan na meron talaga silang minsan talaga na ano yung debate nila sa kanilang sala. At yan. Shoutout muna sa lahat ng nasa live. Yung ating mga live viewers dyan at babasa ko ng mga konting comments dito kay Sis Ann Kutamura. God bless Bro Wendell. Mama Mary loves you. Stay humble. Sabi ni Pastor Rayan, galing ni Brother Wendell Talibong. Hindi, apologetics Pauline pala to. Galing ni Brother. Sabi ni Richard Sabtula, Assalamualaikum. Kapayapaan ay sumasa inyo. Ayan. At shoutout din kay Angela Saling. Yun nga ang sabi ng mga Hudyo na napatay nila. Pero mali sila, pati kayo Talibong mali din. Sabi ni Ann Katumura, ayan, peace evening, apologetics and Richard Sabdula. At sabi ni, ayan, tingnan ko yung mga konting comments dito. Sabi ni Pauline, paano ba yan Ali, hindi ka nakasagot? Ayan. So, yun, ang debate natin ngayon ay between Catholic versus Islam sa topic na si Jesus ba ay naipako sa cross. So, syempre, ang ating affirmative dito si Brother Wendell Talibong ng Catholic. Negative naman si Ali Javier ng Islam. At basa ko muna konti kay ano, kay sa punto-punto, bro. Baka meron kayong i-ano, bro, i-plug, bro. Okay, thank you sa lahat ng mga nanonood, no? Pasensya na kayo, hindi talaga mapigilan yung bibig ni ano ni Ali Javier, ganyan talaga, no? Dasal lang dasal pero ganyan magsalita. Okay, ganun pa man, no? Shout out ko rin yung ating mga viewers diyan, mga nanonood sa YouTube, sa Facebook. Si Joe Baranga na nagsasabing manunood siya ngayong gabi, no? Ano natin, at saka yung ating nanonood ngayon sa atin sa YouTube, umaabot po tayo ng 348 ang nanonood sa YouTube at ang nanonood sa atin sa Facebook is 224. At kung sisilipin naman natin yung mga comments narito, basahin natin yung comments ha. Sabi dito ni Charity de Jesus, Javier Bastos, boo! Sabi ni ano ni Levi Macmac, Bro Ali, sinong iskolar na susuporta sa paniniwala mo? Ayun. No? Universal Church side comment moderator. Oh, Conrado Aranda, mapipintasan ka Ali ni Bro CP sa pagsalita mo ng Arabic. Napintasan na talaga. Napintasan na, sinabi na siya ni CP na broken Arabic siya at hindi niya naiintindihan ang kanyang pinagsasabi. Yan, no? Sabi naman ni Gracia TV, deception na naman ang sagot ni Ali Javier. Sabi naman ni Anthony Bondok, sabihin nyo yung author. Oh, ang author daw, Brother Winder, sino yung author ng librong ginamit mo? Sabi naman, God is love, mali. Oh, sabi naman ni Robert Pigwit, nonsense
dito si Ali magsalita. Yan, yan yung ating mga nasa nagko-comment ngayon sa ating live dito sa YouTube natin. At yun na nga, shout out sa mga nanonood lahat diyan, no? Na ating mga kaibigan, antenatino siya nga pala, may announcement pala si CP nung nakaraang gabi, nakarating sa kanya yung post ni Bashir na didebate daw siya ngayong March 6, 8 PM Philippine time. So, tingnan natin, kasi patatawagin siya, tingnan natin kung tatawag ba siya ngayong March 6 ng dito. Kadalasan si CP dito is mag-live 11:30 PM. 11:30 PM. So tingnan na lang natin kung totoo ba na didebatihin na siya ni Bashir, kung totoo ba. Kasi ipinakita na ni CP yung kanyang post. Tapos sabi nga ni CP na natatawa siya, ginawa siyang black man. Okay, I like to be being black, sabi ni ni CP. Okay, no, matagal-tagal pa 'yun bigyan natin muna ng five minutes, mahaba-haba rin 'yun. Bigyan natin muna ng pagkakataon makapagsalita si Brother Junre. Brother Junre, ano ang masasabi mo doon, Brother Junre, sa style ni Ali? As usual, kabastusan. Pero ako nga, umingit agad ulo ko dito eh. Narinig ko lang yung ganun, pero mga anak tayo ng Diyos. Ganun talaga, no? Parte ng pananampalataya natin, ang kuliksain, kutsain. Pero alam naman natin, kapag sila hindi nagbago, alam naman po natin kung saan ang ilang patutunguhan. Kaya siguro mas intindihin na lang natin sila kaysa anuan natin ang kanilang yung estilo nila, kasi kapag tinugunan natin yung kanya pambabastos, bastos na rin tayo, no? So believe po ako kay Bro Wendell, no, sa kanyang pakumbaba, sapagkat sabi nga ng Panginoon, ang nagpapakumbaba ay siyang ititaas. Sa kahuli-hulihan, kapatid, alam natin kung sino ang itataas ng Diyos sa debating ito. God bless us all, bro. Diyan doon, salamat. Yes, ako napansin ko naman kanina, iwas ng iwas si Ali Javier doon sa aklat nila na binasa ni Brother Wendell na si Jesus ipinako. Ang tanong kasi doon, tanggap mo ba na nagkakasalungatan yung mga tagagawa ng aklat nyo tsaka yung Quran nyo? Ayon sa hindi nga naipako. Ito yung talakayan ni Brother Rico, John Rico, at saka ni Muhammad Rodriguez, kung saan hinahanapan ni John Rico si Muhammad Rodriguez ng ebidensya outside the Quran na si Jesus ay hindi naipako, no? Binilang ko mga 6 na beses sumagot si Muhammad Rodriguez, pero sa kahuli-hulihan ang nangyari, hindi niya napatunayan, dahil sabi sa kanya kasi ang ginagamit niyang evidence as huling batayan niya is ang Quran. Pero ang sabi ni John Rico, huwag muna tayong mag-stand sa Quran, hindi ako mag-stand sa Biblia, hindi ako muna ako Kristiyano, huwag ka muna mag-Muslim. Patunayan natin na reliable sinasabi sa Quran na si Jesus ay hindi naipako sa cross. Anong batayan mo? Walang nangyari. Hindi na patunayan ni doon. Kahit tingnan po ninyo, replay po ninyo, total, kahit i-replay po ninyo, hindi talaga napatunayan, dahil doon siya naka, yun ang kanyang yun ang kanyang last option. Wala na. Bukod tanging option niya, yung Quran. Pero within reality, hindi napatunayan. Inanapan siya ni John Rico. Walang nangyari. Okay, meron kang announcement, brother. At saka, announcement din natin next Sunday, February 27, Debaters Convention pa rin. Si Father Darwin Gitgano at si Mitchell Bendilio ang magtatalakayan. Patutunayan ni Padre
na ang mga apostoles ay kaanib ng iglesia na ngayon tinatawag na Iglesia Romana. Yon. Hello mga bro. Dito na ako, nakarating na ako, nakabalik na ako. Ayun. Ayun, at ito, muling nababalik tayo, no? At meron pa natitirang 3 minutes and 19 seconds. Ito yung pagtatanong ni Brother Wendell Talibong kay Bro Ali. So, okay na ba tayong lahat? Bro Ali, ready ka na, bro? Ready, brother. Okay, si Bro Wendell naman. Bro Wendell, bro. Diyan ba si Bro Wendell? Naka-mute or nawala siya? I think na... Okay, so Debaters Convention, gusto ding anyayahan kayo, no? Habang naghihintay din kay Brother Wendell. At pwede kayong magpa-schedule sa amin. Meron kami yung debate. At marami po kaming moderator doon sa loob. So pwede po kayong makipag-debate doon. Gaya na nito, si Bro Ali. Pwede nyo silang hamunin sa Islam. Nandyan sila Ali Sultan, si Ali Javier, at si Zain, dawa ng Islam. At iba pa si Ibrahim Romas, kung pwede tayo makipas-set up. Yun. Brother Russia? Bro. Paging ko ni Brother Tata. Brother Tata, may brown out ba sa inyo, Brother Tata? Oh, kasi... Wala naman, Brother Jando. Hindi kami parehong linya ni Brother Wendell. Brother Russia, mayroon akong suggestion. Run out si Brother Wendell ngayon. So, Brother Russia, suggestion na para mas maganda. Bro Ali. Di ba magaling si Jando? Siya na lang ipagtuloy. Hindi. Kasi pwede natin reschedule naman yan. Kasi hindi natin mapipigilan yung ganito. Pero kung kayo, pwede din kayong mag-set ng debate. Pero iba yung sa inyo, Ali Javier versus Jando. Tsaka ito. Para in ano din ba? In respect din sa ka-debate mo, Bro Ali, si Brother Wendell. Maraming thank you. So, paano to? Punto por punto. Kasi sa amin, binibigyan namin to ng 5-minute na ano, bro. Pag hindi talaga nakabalik, ano tayo, tawag nito, magre-reschedule tayo. Hintayin natin konti si Brother Wendell dahil yun ang sinabi niya, nag-brown out. Pag hindi siya nakabalik, So hintay tayo konti, Bro Ali, ha? So, okay lang. So, habang naghihintay tayo, shoutout muna sa lahat ng nasa live. Yan, mas maganda. Grabe pala yung ating mga viewers na yun. Meron tayong 300 plus. At dito, hindi ko din mabilang yung nasa loob, yung ating mga live participant. At nandito tayo sa Zoom ng Punto Por Punto. Meron pala dito, meron tayong halos 70 na participants. Tapos 300 daw sa... Dami, oh. Oo, maraming nanonood sa'yo ngayon. Siguro napaka-interested nitong topic na ito. At napakaganda. So yun, gusto ko lang i-endorse, Debaters Convention, kung gusto nyo makipag-debate dito, pwede kayo magpa-schedule sa amin. At I think na kami ng mga malalaking mga debater like si si Ibrahim Romas, si Karashid Indasan, ito si Rablo Ali, si Brother Wendell, si Thompson, ayan, at saka yung mga magagawa ng MCGI, punong diakono ng Iglesia ni Cristo, mga head pastor ng mga born again. At pwede kayong, kung wala kayong kalaban, pasok kayo sa room namin. Maghanap kayo doon. Napakarami doon. At kahit meron din nga doon attorney ni Satanas, so pwede lahat, ateista, agnostic, mga free thinker. So yun, iniimbitahan ko kayo sa Debaters Convention. Ayan, kasama namin dyan si Ali. Ito yung ating matagal na namin itong kausap dyan sa Debaters Convention. Pwede ka na kasi debate kay Talibong ko. Okay. Meron dyan daw. Yes, atin na. Sinabi ni Brother Wendell brown out sa kanila? Oh, brown out sa kanila. Okay.
At the Beatles Convention pala, gusto namin paki-subscribe naman yung aming YouTube channel. Ayan, the Beatles Convention Official. At meron kaming mga set ng debate sa February 21. At di ba meron ding inasa na yon yung kay Fernando Camacho tsaka kay Father Darwin. Diba, yes. Yes bro. Yes bro, naka yes. Ready na si Father Darwin sa ganyan. At kung nakikita naman ninyo yung ating basta meron talakayan sa punto por punto, umaabot po tayo ng 400 to 600 live viewers sa YouTube at yung atin naman sa ano sa Facebook ganun din, no? Madami-dami kaya payo ko lang kay Brother Ali na sana magsalita siya ng ano ng may pagka-gentleman para hindi naman masabi ng mga nanonood sa atin na ganyan pala magsalita. Bigyan niyo ako ng 60 seconds, Brother Jando. Pwede ba? No bro, hindi pwede bro dahil ano, nakaset ka for... Nabanggi mo naka... yung pangalan ko, narinig ko eh. Unfair okay. Naman, ikaw lang magdakdak, ako hindi, di ba? Bro, programa namin to, natural. Yun nga, kaya nga bigyan mo ako ng 60 seconds. Okay, ganito. Bro Ali, Bro Rashak, saglit lang. Ano fair din kasi bro, kasi kami, hindi kami marunong mamburaot sa Muslim. Bigyan mo ka, ako ng 60 seconds para alam din kung bakit. Huwag kang gumawin. Para maging fair naman, di ba? Hindi naman kami gumagamit. Hindi naman maganda kayo lang nagdadadaktak ako, hindi nyo ako padakdakin, di ba? Eh, mahirap yan. Kasi nang nambuburaot. Hindi nga, kayo nga nagdadadaktak eh. Ako nga nakikinig lang eh. Kaya nga sumihingi ako ng 60 seconds. Malamang minute. Bro Ali. Pwede ka naman magsalita, bro, pero pag hinalukan mo pero pangalan ko, kung hindi niya ako bigyan ng 60 seconds. 60 seconds lang akin sa inyo, 360. Kahit pa 5 minutes, bro Ali, ang sa amin lang, huwag kang mamburaot. Oh, okay, bigyan niyo ako 60 seconds. Huwag mo lang haluan ng ano, bro, ng bigyan medyo niyo personal. Ako ng 60 seconds kung bakit ganoon? Bigyan niyo ako. Oh, sige hindi nga, pagbigyan. Sige, mga co-host. Bantayan niyo ang sasabihin ni Ali ha. Pag hinaluan na naman niya ng patutsada mute niyo. Sa Devcon bro. Kamo. Okay. Yes bro. Mute to. Bahala ko. Yes bro. Yes bro. Okay, 60 seconds. 60 seconds. Pag nag mga co-host, pag nagpatutsada na naman siya, mute niyo. Sige, Brother Ali, go ahead. Okay, yung mga sinabi niyo sa akin, totoo 'yun, brother. Kaya nga pinapaalam ko naman ni masakit man ito pero totoo na ang Biblia ninyo bulbul ang tawag ko diyan kasi buhol-buhol hindi isa ang makuha. Wala kang isang salita, minute na kita. Walang isang 60 seconds yun, ha? Oh, tignan ninyo, inimute niyo agad kasi ayaw niyo marinig yung totoo eh. Di, nag-warning na ako, bro. Ang hinihingi ko, wala pang 16 seconds. Tignan bro, okay lang, bro. Bro, okay bro. Basta 'wag mo lang haluan ng ano, bro, ng hindi nga maganda pakinggan sa live. Mas maganda 'yung prangkahan kaysa naman 'yung ginagawa ninyo para kayong tupa na maayos ang suot pero hindi maayos 'yung aral ninyo. Parang ikaw, parang kambing. Mas maganda 'yung Brother Jando. Yes, brother Ate na. Ano lang, may magtatanong, may gustong magtanong na ano, participant. Brother Ali. Na lang. Sige, ito na lang, no? So, tanungin muna natin, unahin natin si Rex Aguilar. Rex Aguilar, good evening. Yeah, good evening po. Pwede po yung ano, mga wording, medyo may ano tayo mga minor de edad kasi dahan-dahan po sa mga salitang mga Paul. Hindi alam ni ano yan, na may mga bata nanonood. Tanong lang man kayo, tingnan nyo, yung Biblia ninyo, ang kardya niyan, porno, mga bold. Basahin ko sa inyo kung gusto niyo sa Ezekiel 20. Bro, please. may mga batang nakikinig. Mute nyo nga. Yung Biblia ninyo mismo na naglalaman ng hindi maayos, kaya nga kayo nagwiwindangan. Dahil sa Biblia ninyo ang dahilan, kaya kayo nagwiwindangan. Masakit ito. Teka. Sorry, masakit ito pero sorry, brothers. Okay ba? Dapat kagat labi bro, lang. Bro, papasok muna ako, bro. Mga bro, pasok muna ako, ha. Paano to, mga bro? Ano na lang natin to, bro, Russia. Reschedule na natin. Sige. Bro, sa reschedule ba, bro?
kung saan naputol doon doon sisimulan o back to back to zero yan, bro, para yung momentum, bro. Ah, yung back to zero, okay. Sino so ba ang tumatbo ngayon? Sino ba? So mag-end lang ako sa amin, bro, ha. Ito program, walang wala akong pakialam dito, ha, kung anong ano dito. So ako mag-ano lang ako, bro, ha. Mag-end lang ako sa amin. Salamat. Sige. Oh, tignan niyo ngayon yung inyong brother Windil na tanggalin niyo na yung co-host ni ano ni Ali. Ay hindi makapagsalita ng mabuti. Sinabi na nga mayroong mga batang nanonood, hindi makapagpigil, eh. Itanggalin niyo yung co-host sa kanya. Yan. Done. Oh. Tanggalin na lang kasi hindi makapagpigil sa kanyang bibig. Sinabi na nga mayroong mga batang nanonood. Eh ganun pa rin siya. Hindi mas lalong maano yung mga nakikinig sa kanya na hindi maganda yung dating niya. Eh kahit na anong gawin niya, kung hindi maganda dating niya, hindi mo talaga maganda. Unang-una, religious program ito, ipapaalala ko lang, ha, sa mga nanonood ngayon. Religious program ito. Hindi ito pangkanto. Ito ay religious program. Ako, dati, tumatawag ako doon sa programa ng mga Muslim sa DXIC, Pagadian City. Never akong gumaganyan sa kanilang programa. Though ako'y Kristiyano, sila'y Muslim, tinutulig sa nila yung ating aral, pero sa kanilang programa, nagpapakita ako ng galang kahit yung minsan yung mga tanong ko ayaw nang sagutin ng kanilang host. Pero never akong nagpakita ng ganyang pananalita sa kanilang programa. Meron akong kakilala yung isa na pumunta din sa amin. Ano yun eh, medyo matanda na yung edad nun. Nakalimutan ko lang kung anong pangalan nun. Parang ganyan din magsalita. Nang minsan napasyal doon sa kanilang saang istasyon kaya yon, ewan ko kung saan istasyon na napasyal sa kanilang programa, pagkakaalam ko nakatikim eh. Bakit? Kasi kung hindi maganda ang dating, talagang hindi maganda yan. Pilipino tayo. Tayo Pilipino. Ako alam ko sa Pilipino, bata pa lang tinuturuan na ng kabutihang asal eh. Oh, kaya kahit ako Kristiyano, pag nagtanong ako sa programa ng Muslim, hindi naman ako ganyan magsalita eh. Oh, eh ba't ito si Brother Ali, kahit na kausapin na natin ng mahinahon, okay ka magsalita, 60 seconds. Pero sana, wag mo namang haluin ang hindi kaaya-ayang pakinggan. Hinahaluan pa talagang sinasadya. Ngayon, pag minute, ibig sabihin, nag-warning na ako, di ba? Kapag minute, ibig sabihin, hindi siya maganda pakinggan. Nag-a-unmute, numihirit pa. Ganyan, tanggalin na lang. Walang magandang, ano, magandang imahe sa kanya. Sa kanya. Basahin niyo yung mga comment natin sa YouTube tungkol kay Ali. Lahat hindi maganda. Hindi dahil sa, ano, sa kanyang sinasabi tungkol sa talakayan, kundi sa kanyang talagang paano siya magsalita. No? Hindi talaga maganda. Oh, at sabi ni Rex Aguilar, oh, may mga batang nanonood, pero tuloy pa rin siya. Mahirap, mapangusapan, no? Mahirap. So, kapag ganyan, hindi na makakontrol, remove na lang natin. Yan ang dahilan kung bakit ang ating programa actually yung ating viewers mas madami pa sa viewers niya pag nag-live siya eh. Oh, mas madami pa. Pero dito sana ipakita naman ng magandang asal. Muslim siya. Lagay natin Muslim siya. Oh, di Muslim ka. Oh. Tapos kami, Kristiyano. Eh mas maganda kung maghihikayat ka sa aming mga viewers na lumipat sa Islam, pakita mo naman na kaaya-aya naman yung ating ugali. Oh. Kaya ng ating ugali eh kung ganyan magsalita. Windang-windang, wala namang windang-windang. 'Di ba? Ewan ko lang.
So, bigyan din ang magkatanong, magsalita muna si Direk Vicente. Pwede, Direk? Bro. Hello, good evening. Andiyan pa ba si Ali? Ah, wala na, eh. Remove na. Hindi mapigil yung bibig eh. Andiyan pa po, nakita ko pa. Andiyan pala, okay. Kasi hindi mapigil bro, sinabi na nga may mga batang nanonood. Tuloy pa rin. Ano yung tanong mo bro? Ano, sa rules po, no, dapat open cam po siya. Ay bro, hindi tayo mag open cam sana. Pero yan kasi kanilang dinadahilan, di ba? Nag-open cam naman siya kanina. Option na ka mo siya kanina. Okay. Nagtaas ng kamay si ano, Gianrico. Yun lang. Kay Gianrico na. Okay, Gianrico. Gianrico! Good evening po, Brad Jando. Yes. Pwede po ba magtanong kay Brad Ali? Sige. Bigyan natin kay Brother Ali. Asan si Brother Ali? Bigyan natin ha. Yan. Sige, Brother Ali, pwede ka na magsalita. Kayo na lang ni Gianrico. Okay, Brother Brother Jandu. Hi. Mabuti naman, Brother. Tinanggal mo yung mute. Maraming salamat, bro. Naduduwag ba kayo? Kaya ganyan kayo umasta? Tama o mali? Categorical question po yan. Tama o mali? Mali, bro. Ganyan, minute ka namin, bro, kasi kinausapan ka namin ng mabuti, ng mapagpumbabang pakikiusap, pero hindi ka nakinig. Tama, brother. Kaya lang, hindi ko po yung 60 seconds kanina. Minute mo agad ako. So, bro, ipapatuloy ko ngayon, please lang. Pwede ba? Bro, ito naman sasabihin ko, bro. Okay. Bigyan mo ako pinayagan kita kanina. Pinayagan kita kanina. Yan kita kanina 60 seconds. Pero, wag mo. Pwede mo mag-request, bro, Jando? Yes, ano yung brother Gianrico? Pwede po ba mga tao? Gusto Brad rin Ali, nila marinig. Pwede po sandali lang, Brad Ali, tas ikaw pagbigyan ko mamaya, Brad Ali. Sandali lang, mabilis lang po ito. Wala pa pong 15 seconds. Alam, Brad. Ay, bali, Brad Gianrico, pwede po ba mag-request na hayaan muna po natin siya na 60 seconds? Kasi sa akin naman po, sa totoo lang, parang hindi naman po ako na-offend. Wala naman po sa akin kasi alam ko naman po yung totoo. Kaya, parang siguro po afternoon reply tayo dun sa sasabihin niya. Kasi sa totoo lang po, madali naman po ang pagpagin yung mga sinasabi ni Brad Ali. Kaya, pwede po bang hayaan natin siya, tapos reply po tayo pagkatapos. Para lang po, umusad po yung, ano niya, yung pag-uusap po natin. Kung okay lang po sa inyo, Brad Jando. Brother Jando. Brother Gianrico, okay nga sa akin. Sinabi ko lang kanina, okay. Sana wag niyang haluan ng hindi kaaya-ayang pakinggan dahil may mga batang nanonood. Hindi, Brad Jando. Parang ibig ko po sabihin kasi ang parang sinasabi niya po, ang sasabihin niya naman po kasi na yung Biblia, buhol-buhol, ganyan. Kung ako lang po, kaso nga lang po kasi ako matanda na kaya yung tolerance ko po sa ano, hindi ganun, parang hindi katulad na sa bata. Pero pagkatas po kasi nun, pwede naman po natin sasagutin na kung bakit po hindi buhol-buhol yung Biblia. Kung hindi yung... Sige. Pagbigyan natin si Ali Javier. Sige, Brother Ali. Okay, go ahead. Pwede bang mag-warning lights na? Salamat, Brother Jandu. Mayan natin. Actually, Brother, kasi yung mga tao na nakikinig, yung mga kababayan lalo na Katoliko, particular yung mga Kristiyano, hindi naman sila makakatimbang kung kayo lang pakikinggan. Dapat pakinggan din nila ako. Ito yung akin, Brother. Yung sabi ko kanina na bulbul ang Biblia, totoo po yun. Kahit masakit, sabihin ko para alam po ninyo. At ang outcome, nagkakawindangan kayong mga Kristiyano. Pero di bali, Brother, marunong din naman ako manghingi ng paumanhin. Bakit? Alam ko rin naman na mali. Kaya lang kailangan sabihin yung mali ninyo. Na ang Biblia ninyo buhol-buhol, in other word, bulbul. Ibig sabihin, nagkakagulo-gulo ang nilalaman. Kaya ini-edit. Mayroon 73 books, mayroon 66 books, mayroong iba-ibang turo ninyo, hindi kayo magkaisa. Kasi nga Biblia nyo, problema, salita ba ng Diyos yan? Ay, nakapatay. 10 seconds. Kaya nga may Quran naman tutuwid sa atin, o mag-Muslim na yung mga kasasabihin. 7 seconds. Maraming salamat. 3 seconds. Thank you very much. Brother Gianrico?
Yun po. Parang wala namang, parang kinurot lang naman po tayo. Wala namang gano'n. Pwede na po ba natin sa tanungin, Brad Jando? Yeah, go ahead, bro. Jan Rico. Brad Ali, good evening po. Feeling po ba kayo sa pagtanong? Yes, sige lang. Ilapit mo yung boses mo sa, bibig mo sa speaker para marinig kita, brother. Ay, malinaw po ba, Brad Ali? Malabo eh. Parang sinlabo ng Biblia, ang buhol-buhol ng karga. Ah, sige po. Bali, kaya nyo naman po makipag-usap ng may ano po tawag dito na oo, parang may respeto po, ganun po. Sinimulan kasi ng mga kalyado ni Brother Wendell. Back to zero tayo, Brad Ali. Pakita po na ganito, Brad yun Ali. Yun nga, brother. Pakinggan mo rin yung aking tindig muna, bro. Okay? Ah, sige, brother. Sabi ko nga, brother, sinasabi ko lang yung totoo kahit masakit para pag-isipan po ng tao. So, huwag nyo pong mamasamain yun. Di ba nagpaalam ako kanina, faith lamang po tayo. Yun po ang sinabi ko kanina, di ba? Faith kasi po lang. Ako, po brother, pwede na po ba magsalita? Kasi po ako tingin ko po talaga may error po, no? Pagkakamali po yung Quran pagdating po sa history. Pero hindi naman po siguro kayo masasaktan. Ako po hindi po kasi ako nasasaktan sa sinabi niyo. Gayong alam ko naman po kasi kung ano ito. Bali, itatanong ko po yung pinakapuso po nung paniniwala niyo. No? Paano niyo po nasabi pagdating po sa crucifixion ano, na buhul-buhul po yung Biblia malabo? Ganong... Okay. Bigyan kita brother ng isa-isang example lang, Brad Ali. Ha? Okay. Unang kategorya, brother, na sinasabi ko kanina, hindi salungatan ang salita ng Diyos. Okay, kasi nasa Corinto 14:33 na ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, hindi magsasanhi yung kanyang salita ng salungatan o kalituhan. Okay. Ngayon, bakit kayo hindi magkaisa sa turo ninyong mga Kristiyano, particular kung Biblia ang inyong basihan kasi ang Catholicism nakikipagwindangan lamang yan sa Iglesia ni Kristo at saksi ni Jehovah. Hindi Brad Ali, kayo nagbigay na po kayo ng isang punto. Pwede ko po bang singitan? Kasi isang punto na po yung sinabi nyo para po dahan-dahan po tayo. Ano naman po kung may pagkakaiba ng pag-iisip? Hindi po ba ang Islam din may pagkakaiba po kayo ng paniniwala? May naniniwala po dapat Quran lang. May naniniwala dapat sa mga ng hadith. Hindi pa po tapos yung tanong ko, Brad Ali. Wait lang po. Tapusin ko lang po sandali. Okay. Meron po naniniwala si Allah may body parts. May iba-iba rin po kasi kayong paniniwala. Ano naman po kung may paiba-iba ng paniniwala? Hindi po ba yung panukat ninyo sa amin, pag tinest din po, pag ginawang panukat sa inyo, pag in-apply po sa inyo yung panukat na ginagamit nyo sa amin, babagsik din po kayo sa sarili nyo pong standards? Sagutin ko, brother, tanong mo, okay? Para sa mga nakikinig. Yung first creed, na pinakamahalaga kasi yun yung first of the commandments, kaming mga Muslim around the globe, around the world, iisa ang pinaniniwalaan naming Diyos, siya si Allah. Yung kayong mga Kristiyano around your barrio, 500 population, windang kayo. Hindi kayo nagkaisa na Jesus ang Diyos. Maraming kayong sinasamba, sandamukal na mga ribulto. Yan ay pinagmamahal ng Diyos, kaya nga nagprotesta yung mga Kristiyano ninyong Katoliko eh. Alam niyo ba yun? So Brad Ali, iniba nyo na lang po yung topic. Yun, parang hindi iba yun. Siguro po matalino naman po yung mga nanay. Bali, ang tanong ko na lang po, ano pong patunay nyo? No? Halimbawa po, ako, hindi po ako Kristiyano. Kayo po, hindi Muslim. Parang maglalakad po tayo. Ano pong patunay ninyo na yung crucifixion po o yung pagkapako ng historical Jesus ay hindi nangyari po? Ano pong patunay? Pakinggan mo. Mag-stick tayo sa crucifixion. Okay? Kung nasa Quran at malinaw dito na hindi pinako, hindi namatay si Jesus sa 4:157 ng Quran, wala ka nang mabasa na ibang versikulo ng Quran para taliwasin ito. And compare, i-contrast mo doon sa paniniwala ninyo, sa Biblia ninyo, nagdasal si Jesus sa 5:7 ng Hebreo. Ano dasal niya? Ilayo siya sa kamatayan. Sinagot ng Diyos. Bakit niyo ipapako? Sinagot so, pala ng Diyos ang nito. Tignan niyo ang buhol-buhol. Yun ang point. Bro, Jenrico, excuse me lang, bro. Kasi itutuloy pa kasi ang debate ni Bro Wendell at ni Ali. Huwag na lang siguro itanong muna yung sa crucifixion kasi respeto na lang din sa magiging debate nila uli. Ibang tanong na lang, bro. Huwag na yung crucifixion. Ibang tanong. Mas maganda po yan. Tinilay. Bali, Brad Junry, hindi po pwede itanong sa crucifixion po.
Bro, paglapit mo yung bibig mo sa speaker, ang layo-layo mo, bro. Ang labo-labo, parang relihiyon. Brother! Ah, parang Quran din. Brother Junre, yung talakayan ni Ali Javier at saka ni Brother Windel is ano yon, iba naman yung style ni ano, iba naman yung style ni ano ni Gianrico. Ang gagawin ni Gianrico, tatanungin lang niya ang reliability ng sinasabi sa Quran. Kung meron ba sa history? Alam mo na, para may matchap-chap kayo sa akin ano. Wala po. Meron bang history ano, na nag mag-store kayo para may matchap-chap kayo, sige. Magtanong sige. Kayo. Rojando, saglit lang. Ang concern ko kasi bro, itutuloy kasi ang debate nila. Hindi natin pwedeng pangunahan. 'Yun lang 'yun. Okay, so nasaan yung tanong? Tumakbo na lang inyong brother Mendel ngayon. Bro, ang brand out, bro. Kahit kung sa iyo magka-brand out, nawawala ka rin. Pero never namin sasabihin. Nawawala, mahina 'yung aral. Oh, kumahina signal mo, hindi namin sasabihin tumakbo ka dahil hindi kami ganyan. Mahina 'yung signal, mahina 'yung aral, lahat-lahat na 'yan, brother. Okay, tanong ko sa iyo. Ako na lang muna magtanong kay Ali Javier. Tuloy na. Okay. Ituloy natin yung tanong sa kanya doon sa Isaiah 29:12. Ano? Yan. Medyo okay. Balik sa dati, hindi makamubon na. Ay, hindi bro, kasi umalis ka noon, 'di ba? Makamubon doon sa bro, 29:12. Hindi ba bro, umalis ka noon? Sabi mo mahina hindi, signal bro, mo. Kasi nga mayroong kaming live ni Brother Bashir noon. Oh. Kaya nga nag-live kami ni Brother Bashir, kaya yung tanong mo na walang kakwenta-kwenta, iniwanan ko muna. O, magbalik ka ngayon. Huwag ka mag-alala, bro. Dahil ang tanong ko, based lang doon sa ginamit mo na, ano, na pahayag, no? Doon sa Isaiah 29:12, yung propeta ng taga-Huda lumapit sa hindi marunong bumasa at nagpabasa ng propesiya. Tanong ko sa iyo dito, sinong propetang taga-Huda ang lumapit kay Muhammad upang humiling na basahin ang kanyang hawak na aklat? Sino? Okay, thank you sa tanong mo, brother. Yung sinong taga-Huda, sagutin ko sa dulo, pero ito yung premise ng sagot ko. Yung 29:12 ng Isaiah na ibigay sa hindi marunong bumasa yung revelasyon, natupad ito ngayon kay Propeta Muhammad, na kagaya ni Moses sa Deuteronomio 18:18. Ang tanong mo, sino yung taga-Huda? Problema mo yan kasi bulbul ang Biblia mo. Bro, hindi ko problema yon dahil gumamit ka ng Isaiah 29:12. Ayon sa Isaiah 29:9 hanggang 12, merong propetang taga-Huda ang nagpapabasa sa hindi marunong bumasa. Sabi mo, yan ay natupad kay Muhammad. Sino ang nagbigay ng revelation kay Muhammad? Propetang taga-Huda o si Jibril ayon sa aral ng Islam? Okay, pasagutin mo ako please. Yung tanong mo, sinong nagbigay ng revelasyon kay Muhammad? Ayon sa tanong mo, mamaya ko sagutin sa dulo. Premise muna ng sagot. Yung 18:18 ng Deuteronomio na kagaya ni Moses na pinalitaw mula sa kanila ay si Propeta Muhammad na sa 29:12 ng Isaiah na ibigay ang revelasyon sa hindi marunong bumasa at sumulat. Siya si Propeta Muhammad na katanggap ng Quran. Okay. Kung sino yung nagpabasa, tao man o anghel, bulbul Biblia ninyo. Okay, next na tanong. Tinat, yes, Ate Edna? May message daw si Glenn sa'yo. Okay. Bro, alam niyo bro, nag-import kayo ng isang brother Christian friends dahil taob kayong lahat. Ngayon, bro, ulitin ko tanong. Ayon sa Isaiah 29:12, yung nagbigay nagpabasa ng aklat, yun ba'y anghel o tao? Ngayon sa Biblia ninyo, bulbul ka ako, walang iisang toro. Kaya kayo nagkakawindang din ng mga Kristiyano. Ah, malinaw ba yan o malabo?
Malabo ang sagot mo. Ulitin ko. Ayon sa Isaiah 29:12, sino ang nagpabasa ng aklat, tao o anghel? Naitaon ngayon eh, di ba? Simula ka lang naman ngayon. Brother John Doe. Yes. Pakiulit mo yung tanong. Magsalita yung ustad ko dito, okay. Sasagot. Okay. Ang uulitin ko, na John Doe. Yes, kaibigan na ustad. Eh, ginamit kasi ni Ali Javier noong nakaraan yung Isaiah 29:12 at ayon sa kanya, ito daw ay tumutukoy kay Muhammad. So tinatanong ko sa kanya ngayon, yung nagpabasa doon sa hindi marunong bumasa ng aklat, yun ba'y tao o hindi? Yun po ang aking tanong. Paano magiging tao yun? Kasi ay yun. Okay, basahin mas maganda kapat mas maganda kaibigan, basahin ko muna ha yung Isaiah 29:9 hanggang 12. Kung sino ba ang nagpabasa ng aklat, anghel ba o tao? Okay. Mas maganda ba basahin muna natin yung ano yung Biblia no? Kasi ito yung ginamit ni Ali eh. Kayong mga taga-Huda. Yan ha. Kayong mga taga-Huda, magpakatanga kayo at magpakabulag. Maglasing kayo at magpasuray-suray pero hindi dahil sa alak. Sapagkat pinatulog kayo ng Panginoon ng mahimbing. Tinakpan niya ang inyong mga ulo at mga mata na walang iba kundi ang inyong mga propeta. Para sa inyo, ang lahat ng ipinahayag na ito sa inyo ay parang aklat na nakasara. Kapag ipinabasa mo, yung mo dito yung propetang taga-Huda. Kapag ipinabasa mo sa taong marunong bumasa, sasabihin niya, hindi ko yan mabasa dahil nakasara. At kapag ipinabasa mo, yung mo dito yung propetang taga-Huda, sa hindi marunong bumasa, sasabihin niya, hindi ako marunong bumasa. Sabi ni Ali Javier, ito daw pinapapabasa dito, ay si Muhammad daw ang katuparan. At tinatanong ko siya ngayon, sino ang nagpapabasa dito? Tao ba o hindi? Hello? Ipakiano niyo si ano, kapatid na Ali? Hello? Bro, i-mute yes. Niyo ako tapos ang kulit niyo ah. Mahirap pagka sa inyo yung ano room no minamaneobra niyo. Okay, sagutin kita, brother. Yung magpapabasa diyan sa Biblia ninyo na binasa mo na mga bersikulo, ginawa pa yung kung nagsasalita sa Biblia na maging tanga yung mga Huda. Tayo gaganyan ang Biblia niyo. Okay. Sino kamo ang nagpabasa? Tao ba? Kasi sa Quranic verse ang nagutos, nagbigay kay Propeta Muhammad ay yung inutosan ng Diyos na anghel. Okay, pinalalabas mo na nagkakasalungatan. Sino ba, brother, ang magbigay ng revelasyon? Hindi ba Diyos? Tama lang. Ang concept ng Islam, si Anghel Gabriel ang nagbibigay sa mga revelasyon sa mga nauna pang propeta, kahit si Propeta Jesus, si David, si Moses, si Abraham, mayroon silang natanggap na revelasyon, yung Suhuf kay Abraham, Zabur, yung Salmo kay David, Torah, mga batas kay Moses, Al-Injil, yung Ebanghelyo kay Jesus, yung kay Muhammad, yung Quran. Pero yung Bibliang Bulbol, edited yan. Basahin ninyo yung Jeremiah 8:8, sinulat ng mga sinungaling na eskribya. O, tignan nyo yun doon sa Lucas 1:1-4. Dyaryo na lang yung Biblia ninyo. O, nagkakawindangan na kayong sumunod kasi chismis ang karga niyan. May tama, may mali. O, di ba? Akala nyo. Okay, next na tanong ko sa'yo. Badali, next na tanong. Mas mahaba yung sagot kaysa tanong. Patapusin mo ako. Okay, bro. Labi lang muna, bro. Hindi mo naman na yung tanong eh. Kaya hindi, pasensya ka na. Ulitin ko nito. Tatanggapin mo ba, kapatid na Ali, na ayon sa Isaiah 29:12 yung ginamit mo, ay hindi anghel ang nagpapabasa? Yun nga, brother. Kung ang nasusulat sa Biblia ninyo ay tao nagpabasa, o di bulbul ka ako, Biblia ninyo. Okay, hindi next. Na okay, next tama. Na tanong. Next na tanong. Tama, kung ayon sa
Kung ayon sa Isaiah 29:12 ay hindi pala anghel ang nagpapabasa, bakit mo ginamit yan bilang patunay na si Muhammad daw ang tinutukoy? Okay, thank you. Naalala mo ba yung sagot ko kay Brother Wendell noon? Ang Biblia, chismis yan. May tamang versikulo, may maling versikulo. Kaya naghalo sa Biblia mo, bulbul ang tawag. Sige, ko. Sige. Next, bro. Next, bro. Next na tanong. Next na tanong, bro. Saan mo nabasa sa Isaiah 29 na anghel ang nagpapabasa sa taong hindi marunong bumasa? Ulitin ko, brother. Yung Biblia ka ako, kung sana matuwid yan, hindi tayo makakakuha ng salpukan. Hindi, kapatid, tinatanong kita. Saan sa Isaiah 29 ginamit mo na anghel ang nagpapabasa? Patapusin mo ako yung sagot ko kasi pupunta ako doon. Okay? Sabi ko, ang Biblia mo, kung tao nagpabasa dyan, samantalang hindi naman tao ang gumawa o nagbigay ng revelation, kundi ang Diyos, tama lang na anghel ang magbigay sa propeta na napili ng Diyos. Pero yung Biblia yung bulbol na sinulat ng mga tao at ini-edit from generation to generation, windang-windang kayo sa turo ninyo dahil hindi yan totoo, chismis na naghalo. Biblia. Okay. Sorry, kapatid, bilang patunay. Sakit talaga ang ano. Bilang Muslim na brother ang mga tao. Bilang patunay na sinasabi mo nagwiwindang-windang. Meron ka bang maipakita sa Isaiah 29 na anghel ang nagpapabasa? Isaiah 29:2 si Brother Jando, ibinigay ang revelasyon sa hindi marunong bumasa at sumulat. Wala na ngayon narinig natin na katuparan nito kundi si Propeta Muhammad. Ngayon, kung makakahanap kayo ng versikulo na sumasalungat dito ayon sa Biblia nyo, bol-bol nga Biblia ninyo, hindi yung salita ng Diyos. Kapatid na Ali, wala naman sinasabi dito. Walang sinasabi dito na ibinigay. Tanong ko sa'yo, saan sa Isaiah 29... Saan sa Isaiah 29 na anghel ang nagpapabasa? Mas mahaba kaysa tanong. Patapusin mo ka ako sagot ko. Okay ba? Nang sa ganun, mayroon kayong machap-chap na ipakita ninyo na mali. Okay? Nasaan ang sagot mo? Saan sa Isaiah 29 na anghel ang nagpapabasa? Anong talata? Sa Isaiah 29 na anghel ang nagpapabasa? Pakinggan mo yung sagot ko, bro. Okay? Sabi ko, walang ibang katuparan na ang Quran na ngayon na binigay katulad ng revelasyon. Bro, hindi ko tinatanong kung sino nagbigay ng Quran. Ang tanong ko, saang talata sa Isaiah 29 na anghel ang nagpapabasa? Bro, matyaga talaga ako para may parating sa iyo minsay. Kasi bulbul turo ninyo, inuunat na. Bro, ulitin ko yung tanong. Yes, Ate Edna. Pwede ba, ano, end na lang yung live tapos kahit ganun, kahit trash yung words, ano, hindi naman siya live. Nang sa ganun, mayroon kayong mag-iisipan. Yun ang aking payo. Sige, palitan na lang na. Mamaya na, te. Pagbigyan natin ito, te. Para makita ng mga tao nanonood ngayon na si Ali ganyan sumagot, hindi nakaka-timing sa tanong. Okay, palitan na lang natin. Dito tayo sa Deuteronomy 18. Ayan, yung paborito mong Deuteronomy 18. Okay. Ayon dito sa Deuteronomy 18, desisyete. Yan. Sabi dito sa Deuteronomy 18:17, mabuti ang kanilang hinihingi. Sino itong humihingi? Okay, pakinggan mo sagot, brother. Mayroon akong tatlong uri na isasagot sa iyo. Huwag kang sasalungat muna. Patapusin mo ka ako, sagot ko. Una, kapag ikay nagtanong, pinapakinggan kita at matuto kang makinig ng sagot kahit na hindi mo tatanggapin. Pangalawa, kung makakasumpong ka sa Biblia mo, ang salungatan sa katwirang matuwid ng Diyos, bulbul ang Biblia mo. Pangatlo, ang mga katwiran natin ay based doon sa matuwid na turo dahil ang Diyos hindi babaguhin ang kanyang salita. 89:34 ng Salmo. O, pakitanong mo na ngayon yung
tanong mo, brother. Ulitin ko ang tanong ko. Sino ang tinutukoy na kanilang yung humihingi? Sabi dito sa 18-17, kaya sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang kanilang hinihingi. Sino itong humihingi? Kung basahin mo, brother, sa 18:18, ang mga aking palilitawin sa kanila ang isang propita sa gitna ng kanilang mga kapatid. Okay. Yun kung nga, bro. Sino tong kanilang? Ang sagot ko, ang kulit. Ito nga sinabi ko sa iyo, wag ka. Oh. Sige, go ahead. Go ahead. Sumagot ka ng diretso. Ang kulit eh. Dahil maraming nanonood sa iyo. Pulpul yung ano, yung pakikipag-usap mo, hindi ka nga talagang hindi magkakaayos, bro. Hindi ka sumasagot ng diretso. Nga, sino ang kanila dito ang tinutukoy na humihingi? Kaya nga makinig ka eh, dahil mas mahaba ang paliwanag kaysa yung tanong mong bulbul. Makinig ka sige. Lang. Sige, go ahead. Matyaga nga ako makinig. Eh. Pinapagtyagaan kita, makakausap ka lang eh. Intindihan mo? Brigendo, tayo nila muna magtanong sa kanya, bro. Magtanong muna yun nga, tinatanong. Tinatanong ko nga. May, wait lang, bro, John, kasi ako pa ang natatanong. Sige, bro. Pakinggan niyo ako. Ang tanong mo sa 17 ng Deuteronomy 18:17. Sino ka mo yung kanilang humihingi? Eto nga yung sagot ko, pakinggan mo. Basahin natin ang 18. Aking palilitawin, sabi ng Diyos, ha? Sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Okay, yung kanila na tinutukoy dito, mga Israelitas yan at Ismailita. Kaya kanila ang sinasabi, bakit? Ang walang ibang kamag-anak ng Israelita, kundi Ismailitas. Dahil kung si Jesus pinalilitaw ni Brother Windang Windel, na lumitaw yan, edi dapat sa inyong kapatid ang sinabi yan. Eh kanila, ibig sabihin si Muhammad yun. Intindi ba? Okay, next na tanong. Dito naman tayo sa verse 16. Ang tinutukoy na kanila, yun palang nagtipon doon sa Horeb. Meron ka bang mabasa na Ismailita nagkasama doon, nagtipon sa Horeb? Okay, tignan mo ngayon kung paano bulbul Biblia mo. Sumasalpok mismo, hindi ka pa nakakalayo sa mga talata. Kaya nga rin kayo, Biblia ninyo, ang problema ninyo, kayo windang-windang ginturo yung mga Kristiyano. Alam mo ba yon? Ang kulit. Ulitin ko ang tanong. Meron ka bang maipakita na Ismailita kasama nagtipon sa Horeb? Kaya nga, brother, kung yan lahat sundin natin, Biblia ninyong nagkakasalpukan, edo magkakawindangan nga tayo ng iba-ibang siktang sandamukal, Katoliko, Iglesia, Saksi, Born Again, Sabatista, Baptist. Biblia nyo isa. Tama kayong lahat. Ba't di kayo nagkaisa? Bulbul kasi Biblia, brother. Next question. Sinong Bible scholar? Sinong Bible... Wag ka muna umalis. Di pa ako tapos. Nagkakasalan ako masyado, brother, dahil sa Biblia. Maya na, bro. Hindi pa ako tapos magtanong. Okay? Palitan ko yung tanong. No? Sige, makulit ka, sige. Papalitan ko yung tanong. Sinong Bible scholar? Yes, bro. Sinong Bible scholar ang nagpapatunay na yung Deuteronomy 18 tumutukoy kay Muhammad? Kung Bible scholar ang tatanungin mo, brother, wala, kasi nga bulbul toro ninyo, panig lang kayo doon sa kung anong maintindihan nyo na nawiwindang din kayo. Dapat tanungin mo, sino ang mga Muslim scholar ang magpapatunay na si Muhammad yung 18:18 ng Deuteronomy? Dapat ang itanong mo ka kung may vitamina. Okay, bro? Okay. Next, tinatanggap mo ba ngayon, Ali, na wala kang maipakitang Bible scholar na nagpapatutuo na si Muhammad ang tinutukoy sa Deuteronomy yung 18? Ang sabi ko nga sa iyo, bro, kung Bible scholar ay panig nga sa inyong konseptong paniniwala. Kaya nga mali yung paniniwala nyo. So mayroong Muslim ngayon na nagpapaliwanag na ituwid yung inyong salpukan at kamalian ang dahil sa Biblia ninyong edited. Hindi ba ito malinaw mga sinasabi ko sa iyo?
nagtatanong ka bro ng tanong na nakakapagpasama ng damdamin. Sorry talaga brother John Doe. Thank you brother. Okay, tapos na yung tanong ko kay Ali, yung mga nanonood na bahala tumimbang. Kapatid na John Ray, meron kang gustong itanong sa kanya? Yes bro, kasi palagi niyang sinasabi bulbul yung Biblia. Tanong ko ito bro Ali sa iyo. Sorry bro, sorry talaga. Ito bro, okay lang kasi ito lang din na tanong sa iyo. Kung ang pinaniniwalaan mong sura o yung inyong paniniwalaang banal na aklat ay nagsasabi ng katotohanan, bakit itinuro sa inyo, sa inyong sura, na yung tao ay nagmula sa kalagitnaan ng backbone at ribs? Yung sperm na galing sa tao ay nasa backbone at ribs. Bakit ganun ang katuro sa inyong sura? Okay, thank you. Anong pangalan mo, bro? Pwede bang malaman? Bro Junri, bro Junri. Brother Junri, okay. Mayroon akong dalawa. Una, maraming salamat sa mga tanong mo. Hindi na kayo makapag-stay sa Biblia kasi bulbul na yan at magtipaklong na kayo sa Quran. Kanina ka pa. Pangalawa. Kanina ka pa sa Biblia. Gusto mo bro. Naman. Okay, na kayo mo na bro. O, explain mo muna sa amin. Mga ako, may dalawa eh. Ito pa yung muna pangalawa kami, bro. Kung bakit naging yung sura. Ulitin ko lang kasi baka hindi mo na kuha. Brother? Para nang sa ganun malino, brother. Huwag kang sasabat muna, brother. Sige. Ang kulit mo rin, no? Sige. Brother, bigyan kita ng simple analogy. Kung ikaw gumawa ng sasakyan, hindi ba nalalaman mo kung anong nilalaman ng sasakyan? Kaya yung lumikha sa atin na Diyos, siya rin nakakaalam kung anong mayroon sa atin. O, di ba? Bakit mo itatanong ngayon kung saan nang gagaling yung mga yan? Eh talaga naman hindi natin alam kung ano talaga mayroon sa katawan natin eh. Ang kulit mo rin. Okay, ito sa anong tatsunod ko tanong. Sa Kuranyo, kanino galing ang karunungan ng tao? Siyempre sa Diyos. Wala bang mas mahirap na tanong, bro? Okay, sa Diyos. Yung bang na mas maganda, bro, na tanong? Okay, ito ang sunod na tanong. Dahil sa Diyos galing ang karunungan ng tao, kanino galing ang karunungan ng mga scientist? Siyempre sa Diyos nga. Ay, ang kulit. Okay. Ayon sa science, ang similya ba ng tao ay galing sa ribs or sa backbone or galing sa sperm na nasa ano ng lalaki o sa babae? Testicles, bro. Testicles. Saan galing ang karunungan ng sa galing ang scientifico na karunungan galing sa Diyos, sabi mo? Ngayon, according sa science, saan nag-ano ang sperm ng lalaki? Sa backbone ba o at sa kalagitnaan ng backbone at ribs or hindi? Sino ba paniniwalaan natin, Diyos o tao? Sino galing ang karunungan ng science? Pag-isagot mo muna. Diba? Pag nasagot mo tanong ko, masasagot mo na yung bulbul na tanong mo. Yung sura nyo, bulbul. Kasi sabi mo, ang tao galing sa tanong ko. Sino paniniwala natin? Diyos o tao? Pakisagot mo. Sabi mo kasi, bro, ganito. Pakisagot mo muna. Pakisagot mo. Tinanong kita. Sino paniniwala natin? Tao o Diyos? 1 minute. Pakinggan mo ko 1 minute. Pakisagot mo muna. Pakisagot mo muna. Sige nga, kung magaling kayo, sige nga. Teka muna ako. Sabi mo kasi kanina kapatid na Ali, ang karunungan ng scientist galing din sa Diyos, gaya ng nung sa inyo, no? So, ayun tanong niya ngayon. Ano yung tanong mo, Brother Junie? Pakilit mo tanong mo? Yan, kasi sabi niya kasi ang karunungan ng tao galing sa Diyos. Tinanong ko ulit. Ang karunungan ng scientist, galing ba sa Diyos? Sabi niya, galing sa Diyos. Ngayon, according sa science, ang similya ng tao, nagsisimula na sa kalagitnaan ba ng ribs at backbone? Oo o hindi? Sagot ako. Huwag kayong sasapat, okay? Tanong ko para doon sa tanong mo, para magpatuloy ako. Patanggan niyo ba ang kulit? Teka muna. Bigyan mo natin siya sumagot. Pati tayo dito. Bigyan natin siya sumagot, Brother Junre. Okay. Ang tanong ko muna, para masagot yung tanong ninyo, sino ba ang paniniwala natin? Diyos ba o tao? Siyempre Diyos. Kaya nga lang yung tao nagkakamali, pero yung Diyos hindi. Tukmol kayong pari-parehas. Sorry talaga, okay. Brother. Okay. Sorry. Ayaw ko na makamali dito. Okay ba? Saan sa sura nyo na pinamalian ni Allah
ang opinion ng mga siyensya? Saan? Aling ano mababasa para naman mapaniwalaan ka? Tingnan mo, bro, ha? Lahat ng naniniwala sa Quran, iisa ang katuroan. Pero naniniwala sa Biblia, yung bulbol, nakakawindang din. Oh. Hindi, wag ka na sa Biblia. Kanina ka pa tumitira, bro, sa Biblia. Bahin natin yung sura nyo. Bakit wala ang sura nyo nagtuturo na yung similya ng bro? Magkalam na lang ako. Wala na, hindi na hiltong sapan natin. Teka. Magkalam lang kayo, bro, ng mas magalang para taod-taod kayong pare-parehas. Teka. May tatanong ako kay ano? Kay... Mayroon pa. Oh, may tatanong ako bro, sa sa'yo. Tanong mo, bro, mas lalong sumasakit ang puso mo at sa kadamdamin mo. Huwag ka mag-alala, bro. Okay. Relax lang tayo. Ah, okay, no? Okay. Tatanong ko lang sa'yo itong sa... Hindi na Quran ninyo sa 28 ng Quran, 6 at 8, na... para mayroon silang nagchap-chap sa toy. Sige. Wala na. No? Tinatanggap mo ba, kapatid, na... may tanong ako sa iyo, Brother Ali, ito. Ngayon, nagtanong ka lang, ubusin mo, ayong kulit. Sabi mo kasi na walang mali sa Quran. Bakit kapag nanonood kami ng programa ni Christian Prince, marami siyang naipapakitang mali sa Quran? Sagutin kita, Brother John Doe. Mayroon akong dalawa. Una, huling tanong na lang yan, bro. Pakinggan mo, mayroon akong dalawang sagot. Pakinggan mo. Si Christian Prince, brother, ay isa lamang siya kumpara sa maraming Muslim, bilyon na yung Muslim, samantalang siya mag-isa. Okay? Kung ganun, sino paniniwala natin? Kung sa Senado, dapat majority paniwalaan kaysa yung iisa lang o dadalawa. Kaya wala kayong lalagyan, bro. Hindi tama yung inyong opinion at yung rason. Salpok-salpok, bawal po yan, bro. First, okay. Corinthians 14:33, ang salita ng Diyos ay hindi windang-windang, brother. Okay ba? Okay, next question. Bakit yung Muslim scholar na naka-debate ni Christian Prince, nagka-windang-windang rin yung kanyang sagot? Bro, hindi tayo nakabase sa salita ng tao. O halimbawa, nakikipag-debate ako sa inyo. Kung may mali akong masabi, tao lang na nagkakamali. Pero perfecto ang Diyos. Kaya huwag niyong akusahan yung Diyos na mali para sabihin niyo yung Jesus ay pinako o hindi. Gets niyo, bro? Kaya ulitin ko tanong ko sa iyo. Nung yung Muslim scholar na nakadebate ni Christian Prince na sinabi niya walang mali ang Quran at maraming naipakitang mali si Christian Prince sa Quran, bakit nagkawindang-windang ang sagot ng Muslim scholar niyo? Yun nga, brother, sa akin, bro, total silang mga Arabo man sila o anong lingwahe, pabayaan ninyo sila. Tayo-tayo lang mga Pilipino rin ang magkakaunawahan. Napansin nyo ba yung usapan ka natin kanina pa? Wala kayong sisidlan kasi ang inyong basihan, windang-windangan. Okay. Tama ba, bro? Next na tanong. Alam mo, bro, mayroon pa bang viewer sa inyo? Ha? Kaya nagtataga na lang ako sa iyo, bro. Sorry to. Bro, para hindi ka na magtiyaga. Para hindi ka na magtiyaga, bro. Okay, mga co-host, alam niyo na ang gagawin kasi nagrereklamo na si kapatid na Ali na nagtiyaga lang siya sa akin. Kasi wala na yung maayos na usapan, bro. Wala na. Brother Christian, hindi na. Sige, bro. Sabi mo kasi, bro, wala. Sabi yung mga tanong ko, yung mga tanong ko, si Brother Wendell. Okay, uli, turuan ninyo pagka tinagong ng sige na bro. Okay na. Bro, di ba magaling ka, bro? Okay na. Okay na. Walang problema. So ayan, tanggalin na lang natin si Ali. Yun ay dahil sa wala nang matinong usapang nangyayari. Alam niyo bakit ko sinasadya na patagalin yung aking tanong kahit na ganun siya sumagot, para yung mga nanonood nakikita ninyo na yung tanong matino
At ganun siya sumagot. Alam natin yung kanyang, ano, dahil based sa kanyang mga kaibigan sa DevCon, mahilig siyang mang-asar, no? Pero ganun pa man, eh, naunawaan natin yan dahil yan ang kanyang style para mawala tayo sa focus. Pero sanay na ako sa ganyang, ano eh, sa ganyang taktika dahil galing ako ng Seventh-day Adventist dati at dyan ako na training, ano, kung paano yan paano natin ma-endure yung ganyang mga technique. Pero ganun pa man, huwag kayong mag-ano ha, na bakit ko pinabayaan si Ali na sumagot ng ganun. Yun ay para walang sino man sa inyo. Tingnan natin, ano? Tingnan natin kung ilan ang nanunood sa atin, ano? Nandiyan, nasaan si Ali? Nawala. Alam mo na. May nag-remove siguro. Oh. Kasi alam mo na natin tatanong mamaya after live. Wala na. May nagtanggal kasi wala nang mangyayari. Di naman siya matino pag tatanong tayo ng 1 plus 1, sasagutin tayo ng araling panlipunan. Kaya nga bro, dyan daw, sabi ko sa mga ano natin, kapatid natin na huwag tayong magpadala sa ginagawa niyang, kinukuha niya kasi tayo, kumbaga, hindi mo tayo ma-atake doctrinal, a-atake niya tayo sa asaran. Ay, yun nga. Huwag tayong magpadala. Ayun nga bro, naiintindihan ko naman si ano, si kapatid na Ali, na yun ang ginagawa niya, na strategy kasi yun eh. Alam ko strategy yun eh. Kaya ko siya pinababayaan o sumagot ng ganun, para yung mga nanonood sa atin. Sino yung nanonood sa atin? Tingnan natin. Sino nanonood sa atin? Sa ating YouTube, umaabot tayo ng 637. At sa atin naman sa Facebook, umaabot tayo ng 300. So, kung i-add mo yan lahat, meron pa sa Zoom. Ha? So, kung i-add mo yan lahat, sigurado ako sa walang isa sa mga ito ang lilipat sa Islam. Bakit? Lagi nilang tinitira ang ating aral. Ngayon, tinanong ko siya tungkol sa Biblia, yung sagot niya hindi bate sa Biblia. Ang sagot niya, tumatakbo siya sa Quran. Yan ay isang batayan na yung Biblia pala walang mali. Walang mali. Kaya ganun siya umunawa sa Biblia kasi yung kanyang last option is ang Quran. At ang Quran, iba ang turo sa Quran sa turo sa Biblia. Ginagamit nila yung talata hindi para ipakita. Balikan natin ha. Hindi para ipakita na may mali sa aral natin, kundi ginagawa lang niyang daw mali dahil doon siya naniniwala sa Quran. Yung kanyang sympathy nasa Quran. Kaya para mawala ang sympathy ng Kristiyano sa Biblia, sasabihin niyang mali. Actually, Yes, Brother Junre? Yeah, i-ano lang natin konti. Actually, no, ang sa kanya talaga, puro panlalait. Pero nung tinanong natin siya sa Quran nila, mga kapuntos, mas bulbul ang kanilang Quran, ang ilang sura. Isipin nyo naman ang turo sa kanilang sura. Ang sperm ng tao nagmula sa kalagitnaan ng backbone at ng rib. Kaya nga bro John Dre, yeah, oo, kaya nga tinanong mo siya kanina, sino yung ano? Eh binaliktad pa naman na tanungin sa iyo. Hindi niya matindigan ang kanilang sura kung bakit ganyan ang katuruan. Ang sabi na lang niya, saan ka ba naniniwala sa Diyos? Kaya nga tinanong ko siya sa uli, hindi na niya sinagot. Sinabi ba sa sura niyo na mali ang sinabi ng siyensya? Alam nga na mapabayaan na lang ng Diyos yung maling pahayag ng Quran nila kung mayroong nagpapamali sa salita ng Diyos, di ba? O kung sa paniwala nila, mali ang siyensya, bakit hindi sinabi ng Diyos nila na si Allah sa Quran na may darating na panahon na pamamalian ang aking mga salita? Wala namang ganun. Pero inaffirm niya na yung karunungan ng tao, karunungan ng siyensya galing sa Diyos. Eh ngayon, ang sabi ng science, ang tao hindi naman similya ng tao hindi naman nagmula sa kalagitnaan ng backbone ng trips eh. 'Di ba? Malino naman, may egg cell, may sperm cell. Pag nagkatagpo yung dalawa noon, doon nabubuo ang bata. Sa kanila wala. Ayun, hindi ganoon. Sa kanila aral nila, ang babae at lalaki, mga kapatid, parehas lang 'yan, may sperm.
Ang sa babae, sperm lang din, hindi egg cell sa kanila. Sperm ang sa babae, sperm ang sa lalaki. Ang pinagkaiba, according sa kanilang mga scholar, sa lalaki daw, thick and white. Yan lang daw ang pinagkaiba. Tapos sa babae, thin, manipis, at dilaw, yellow. Yun lang daw ang magkaiba, pero parehas sperm. Walang egg cell ang babae, kundi sperm. O, di mali ang kanilang aral. Tumingin ko sana sa dyan kaganina, kaso lang, parang sinira na niya ang competition para hindi na masakura nila ang katanungan. At saka yung semen daw sa kanilang aral pala sa Islam, yung semen mananatili sa womb ng babae for 40 days. 40 days. Pero sa kung mag-search kayo ng science, ilang days ba mananatili ang semen sa womb ng babae? 5 days lang. Pero sa kanya, sa kanila sa 40 days. Oh, di naman ako sasita ng panoorin nyo yung Christian Prince, maraming kayong matutuklasan doon. Sabi nila, yung kanilang Quran daw, walang translation, kundi yung meaning of the translation, translation of the meaning. Yung sa kanilang Quran, sa 37:11, sa Al-Safat, no? Kung titingnan natin yung salin ni Muhammad Marmaduke Pictal, sinasabi doon na ang tao gawa sa plastic clay. Ha? Ang tao gawa sa plastic clay. Ngayon, yung isa namang salin naman nila, yung kay King Fahd and Abdullah Yusuf Ali, ang tao ginawa sa sticky clay. Ngayon, kung sabihin nila ngayon na ang translation of the meaning of the Quran, yung sticky ba kasing kahulugan ng plastic? Na? Yung sticky clay ba kasing kahulugan ng plastic clay? Mali. Oh? Tsaka, based naman dun sa isang nabasa ko na aklat, na The Great Deception, na ang author ay si Abed Al-Masi, sa pages 37 to 38, ang sinasabi doon, "This is a typical quotation from the Bible which has been altered to reflect the Quranic understanding. Muhammad basically accepted it until it fits into his own religious logic and personal feelings." So, may mga inalter. Bakit magkaiba? Magkaiba ang turo sa Quran at saka sa Biblia? Kasi may mga inalter. Halimbawa, sinasabi nila sa kanilang Quran na si Jesus daw ay Muslim. Kung si Jesus ay Muslim, bakit? Dahil ang rason nila sa Biblia, nakatira pa siya pag magdasal. Yung kanilang dahilan kasi sinasabi nilang Muslim si Jesus. Yun ba ang batayan na maging Muslim ang tao pag nagpatira pa? E paano ngayon yung ating mga pari? Tuwing Kwaresma, nagtitira pa din yan. Muslim din ba ang ating mga kaparian? Hindi. Diba? At isa pa, eto. Ano pa? Ha? Meron bang Muslim na tuwing Sabado nagsasabat sa sinagoga? Ewan ko. Pag siya tinanong yan, alam ko. Sasabihin niya, windang-windang. O sige, basahin niya ako sa Biblia. Na si Jesus pumasok sa mosque at nagsamba. Wala. At saka may natuklasan ako kanina, napanood ko. Tinanong ni Christian Prince, yung isang Muslim kadibati niya, bakit nagshahada si Allah? Bakit nagshahada? Nakalimutan ko lang kung ano yung talatang yun. Pero para hindi tayo, kahit na anong sabihin ni yung mga sinasabi ni Ali Javier sa ating programa na kung ano-anong masasamang hindi kaaya-aya ng mga wika, ng mga salita, nagpapabagsak yun sa kanyang pogi points eh. Kahit na anong gawin natin, nagpapabagsak yun. Instead siguro na mainganyo sa aral ng Islam, sa kanya pananalita, wala na. Ay, ayoko, baka maging ganyan din ako. Di ba? Ngayon, bigyan natin magkakataon makapagsalita yung ating mga bisita. Extend tayo konti, te. Extend tayo konti. Yes? Iimbitahan ko na lang muna itong mga participants dito. Teka, sa Lunes ba may paso? Ay, may topic ba tayo bukas?
Wala yata, eh. Walang naka-schedule na talakayan sa Lunes. So, ganito, yung Latin Rosary, dire-diretso na po yun. Meron ba? An hour before. Yung kasama ni, ano, yung kasama ni, di ba, yung maraming tanong, si sino yun? Si security guard. Ay, oh, si Torres. Oh, sige, Torres. Sige, ano natin si Torres. Oo. Oh, oh. Oh, meron pala. Kala ko wala naka-schedule. Sige, go ahead, attend na. Oh, yeah. So, meron pala bukas. So, dire-diretso na po yung ating schedule ng Latin Rosary. Kung sino po yung gustong sumali, pumasok na lang po sila ng maaga. Bubuksan ko po itong Zoom ng before 7 o'clock. Ah, sige. Yan. Thank you, no? So, bigyan din mo makapagsalita yung ating mga bro, mga bro, tata, bro, viewers. Para may tatabihin, bro. Okay, bro, tata, go ahead. Okay, sandali. Magamit muna ako ng budget para klaro ang ating dating. So, maraming salamat. May power na daw si Brother Wendell. Oh, wala na. Alas 10 na. Okay. Alas 10 na. So, ang sa atin lang, maganda naman yung ipinakita ni naugali ni Brother Ali Javier. Advantage yun sa atin, Brother Jando. Yes. Di ba? Kung tingnan natin, ilan ang nanood? Almost 1,000. Yes. Yung nanonood na almost 1,000, hindi yun mahihikayat ni Ali Gabriel, Ali Javier. Ali Javier, oh. Na mag-Islam sa kanyang hindi magandang ugali, di ba? Yes. Badshot yun. Badshot yun. So advantage sa atin, para sa atin, advantage yung ugali ni Ali Javier, parang papasok siya sa punto-punto, yan ang ugali niya. Walang isang Christian na madala maging Islam. Sa kanya lang ugali, hindi na rin makahihigayat. Kanina lang, tinanong ni Brother Rinder sa sarili na aklat na si Kristo, si Jesus ay napako, namatay at muling nabuhay. Tama bang libro ninyo, aklat nyo o mali? Ang sagot niya, nandun sa Quran. Di ba? Yan lang nga. Ibig sabihin, ang kanyang libro ay mali. Diba? Oh, yes, hindi niya masagot na mali. Bigla siya tumakbo dun sa Quran. Okay. Yan lang ang aking kumpara sa kanya, palagi siyang nagmumura, palagi siyang nag-iabang, palagi niyang ipagmalaki ang kanyang sarili na siya ay magsagaling. Kahit tanungin, simple lang tanong, hindi na makasagot ng tama. Kumpara sa kanya, ang Biblia ay bulbol. Aking ipad, yun pala, yun, wala, hindi na lang ako nag-interrupt magtanong dahil po, mas sayang ang ating tanong dahil po, ang kanyang sagot ay bulbul. Bulbul rin niyang sagot. Halimbawa, kung basahin natin ang sura, yun ang ating pabasa. Kung para siya na expert po siya sa Quran, ipabasa natin sa kanya ang sura 1928, sura 1953, kung sino ang anak ni Imran. Imran. Kung basahin natin, ang anak ni Imran ay si Moises at si Aaron. Diba? Ngunit kung ating basahin ang sura 66:12, unmarried daughters of Imran. Ibig sabihin si Mary, daughters of Imran. Mary na mother of Jesus, diba? Kung ating yes. Basahin, sura 27:28, then she brought him Jesus to her. Walang ibang naglihi ng pang ating Panginoon Jesus ay si Mary. Kung para sa kanya, kung si Imran ay yun ang ama ni Moses at ni Aaron. Ang tanong, si Mary, daughter of Imran, ayon sa sura 66:12. Ang tanong, buhay pa ba si Imran panahon ni Mire? Hindi na. Tanggal yung patay. Oo, yun. Yun ang mas grabing bulbol yung Quran nila. Di ba? Mas grabing bulbol ang Quran nila. Mas, ang daming nakasulungatan sa sarili nilang Quran. Yeah.
pag sila palagi nagamit ng Biblia, kahit hindi na lubos na unawaan, ang daming mga, ay sige na lang, hayaan na lang natin, ang ate lang, ha? Mas advantage tayo mga Katoliko, ang lahat ng dyan sa Zoom, na almost 1,000, more than 1,000, yung ugali ni Ali Javier, kung nakinig pa siya ngayon, patuloy yung ugali mo, Barrel. Parang lubos nang wala pang mahikayat na mga Christian na naging Islam. Sa ugali lang mo, sa ugali lang niya, wala nang ma-discourage na yung tao na maging Islam, di ba? So at ulitin, mas maganda, mas masaya tayo kung yan ang ugali sa ni Ali Javier. Kung panahon na siya ay papasok sa punto por punto. Wat tayong magalit, wat tayong magalit, ano sa kanya, di ba? Kaya ang kasabihan ay ang tikon ay palaging talo. Yes, tingnan tama yun. At kung tingnan natin, si Ali Javier ay tikon na tikon. At kung pagbabatayan natin sa ano, sa psychological, kapag na-memersonal na ang iyong kausap, ibig sabihin, tikon na siya. Kaya nga ako, kanina, tinatanong ko lang siya. Alam naman akong ginagawa, tinatanong ko lang naman siya. No? Pero, yung ganun siya sumagot, so wala na nangikayat sa ano yun, sa Islam yung pag nakapanood dito. No? Tungkol naman doon kay, ano, kay, doon sa kanyang mga sinasabi, kayo na bahala mag-ano doon. Basta, sabi niya, wala rong mali. Wala rong mali ang ng ano. Di daw magkasalungatan. Eh, bakit marami na ipapakitang salungatan si Christian Prince? Oh. Panoorin nyo na lang yung Christian Prince. Oh, yan. Okay, Rowell Tio. Oh, brother Tata, go ahead. Di pa ko magkano. Pasalamatan din natin. Sa personal natin, pasalamatan yung mga naka-view sa aking live ngayon. Ang daming mga comment din na mga negative laban kay Ali Javier. Walang comment dito na kumapabor ni Ali Javier. Halos lahat ay negative comment sa laban kay Ali Javier. Salamat sa nag-subaybay sa atin. Back to you, Brother Jando. Wala na may kayat yun kasi ganun yung pinapakita niya. Eh. Mga asal yung ginagawa niya. Wala siya may kayat dun. Tinitinan ng ano eh, yung ugali kasi if ano ka, masamang ipinapakita mong ano, ehemplo, ay nako, bad siya talaga. Brother Rowell Tio? Yes, oo, ayun nga. Nagme-message ako kanina, Papa, kay Bro Wendell, tsaka kay Bro Jando. Maganda yung style ni Bro Jando. Ganun lang. Huwag niyong saksiyan yung style ni Ali Javier. Although kaibigan ko yan dito sa Dibcon, no, kakilala na namin yan. Bro, naka-mute ka, bro. Paki-unmute ulit. Unmute mo. Ayan. Ayan. Okay na? Okay na. Okay. Yun nga, nagme-message ako kanina kay Bro Wendell tsaka kay Bro Jando. Although kaibigan ko yan at kilala na namin yan sa Debco, no? The more hayaan natin siya. Kayong mga kapatid, sabi ko nga kay Jando kanina sa message ko, hayaan nyo siya sa kung paano siya sumagot. Kaso ang dinidepensahan natin, naka-live tayo at iba-ibang minoridad na mga nakasubaybay sa atin. Hindi maganda. Although, pabor nga sa atin, tama yung si Bro Tata, na pinapakita niya na kahit anong ganda ng bahay niya, kung pagbukas mo naman ay puro basura at dumi ang sa loob, wala kang maipapasok na tao sa bahay na yan. So gusto niyang mahikayat kung kaya napunta siya dyan dahil na i-apply niya ang sarili niya na pumunta sa ganyang reliyon kasi ganyan ang reliyon ng pag-uugali nila. So mas pabor sa atin yan sa mga kapatid natin dito sa punto por punto, no, lalo nang makakasagupa tayo. May iba pa dyan mga ustads na malulupit. Isa yan si Bro Ali, na ganyan talaga, kapag hindi nyo nalalaman at hindi nyo kabisado yung ugali ni Bro Ali, talagang mapipikon kayo dahil namimersonal yan, nagsusori yan, nang aasar yan. Pero ang ganda ng ginawa ni Bro Jando. Yan.
may nawala yung ano mo kapatid na Rowel. Ang pagtatanong niya, nakita natin na bandang huli, siya yung napipikon kasi bakit lumalabas yung hindi na maganda. Hello, Buddy Rowel? Nawala si Buddy Rowel? Okay. Oh, okay. Hello? Okay. Sige. Yun yung kasabi ko kanina kay Bro Jando. Na tuloy-tuloyin mo lang. No, tuloy-tuloyin mo lang. At nailalabas natin yung tunay niyang pag-uugali. Kitang-kita na piko-napikon siya, hindi siya makakalusot doon sa tinatanong ni Jando. Bakit? Yun talaga ang talakayan na tinatawag na may matututunan ang bawat nakikinig. Pwede Rowel, nawala ka na naman. Namute ka na naman. May isa bang may hihikayat si Bro Ali sa kanyang relihiyon na sinasabing mapayapang reliyon? Maging siguro yung... Namute ka na naman, bro. Bro, Rowel, namute ka na naman. Okay. Ano ba yung ano, namute bigla? Iwan ko. Okay na? Oo. Oh, sige. Okay na. So, ganon. Alamin nyo ang pag-uugali at huwag tayong mapipikon katulad sa mga kapatid natin. Na kapag ang Ali Javier ang pumasok dito at makikipagtalakayan, normal sa kanya yon. Pagtawanan lang. Namute na naman si ano, kapatid na Rowel. Ano ba to? Sa headphone mo yata, bro. Pag naano yung wire ng headphone, biglang nag-mute. Tapos biglang naman nag-unmute. Bro, paki-unmute. Unmute mo, bro. Ayan. Okay, namute na naman. Amo ka sa headset nga to. Sa headset nga to, okay, bro Rowel. Okay. Sige. Ala, nawala. Namute na naman. Sa headset. Ayan. Sige, go ahead, bro. Okay na. Ayan. So, ganyan mga kapatid. Kabisado na namin sa Dibcon si Bro Ali. So, huwag kayong padadala sa style niya. Ilabas nyo yung tunay na pag-uugali bilang... Naputo na naman. Pag-uugali ng mga kapatid nating Muslim. Dahil sila din mismo ang sisira ng kanilang ipinoproklamang mapayapang relihiyon. Yun lang bro, dyan doon muna. Thank you. Salamat sa pagkat. Okay. Ikaw na lang mag-mute bro. Ayan. So, yan ang sabi ni kapatid na Rowel Tio. Kaya ko siya pinabayaan kanina. Alam nyo ba't ko siya pinabayaan sumagot? Para maipakita sa lahat ng nanunood na yung ginagamit nilang talata sa Biblia na pabor daw sa kanila, eh hindi pala. Kung iimbestigahan lang natin, hindi pala pabor, no? So, sunod naman natin si Kapleasure. Baka ano to, magsasalita si Kapleasure? Kasi ano siya ng unmute siya eh. Hello bro, magsalita ka bro? Kapleasure? Magsalita ka bro? Hindi yata. I-click mo lang yung unmute screen mo kung magsasalita ka, no? Ala. Sige. Yan. Lipat lang tayo kay Romy Ascension. Brother Romy, extend tayo konti para sa mga hindi na pagbigyan kanina. Brother Romy. Hi brother. Brother Jando. Good evening sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Dito sa amin sa Canada is umaga. So, yung sa akin, hindi naman tanong. Medyo comments lang na konti. At ano tawag yun talagang nakaka-dismaya din naman talagang si ano Ali Javier. At sabi nga ni Ruel Tio, ganun na raw ugali. Pero hindi naman din sa ganun ang ugali, sasakyan na rin natin at sangayunan. Sabi nga ng Biblia, nga huwag niyong sangayunan ng mali. And then, I mentioned before nga, it's not healthy anymore to accept him or to entertain him in this program because this program is a religious. Kasi kami nangangaral din kami dito sa Canada. We are disciples here in Canada, local. We are a model. Especially, this program is considered, kung sa movie pa, this program is considered GP, General Patronage. Ibig sabihin, from young people to adult people, di ba? Maraming nakapanood, mga bata, ganon. So, we are
a model this program. So kung may mga naririnig ang mga bata, ganun ang pag-uugali, they can absorb those kind of attitude. Hindi maganda po. Dahil ang pinapangaral natin dito, religious and moral at salita ng Diyos, tapos maraming mga bata nga nakikinig, one time nga mayroong nanay nagtanong kasama yung anak niya, so it's not healthy anymore to accept those kind of people dahil sabi nga ni Sipe, they are all corrupt. Sabi nga ni Sipe, yung kura nila, may nabanggit si Sipe nga, kahit si Ala nila, nagkakaroon ng contradiction. Dahil yung paggawa, ang sabi ng kura nila, sabi ni Sipe, ang sabi ni ng Ala nila, ang paggawa ng langit at lupa ay nagkakaroon ng contradiction. Sabi nga ni Sipe, hindi ulyanin ang ating Panginoon si Jesucristo, pero ang Ala nila ay ulyanin dahil nagkakaroon ng contradiction ang paggawa ng mundo sa Quran. So, I think sa akin lang brotherly advice, is not healthy anymore to entertain to those kind of people because this program is religious and moral, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Nandun ako sa sinasabi ni Brother Tio nga ganun talaga ang ugali niya, pero hindi po pwedeng sa ngayunan natin yon this kind of program kasi maraming nanonood na mga young people o kabataan. Yun lang po, Brother Jando. Thank yes, you. Okay. Yes, thank you, Brother Romeo Ascension. Ayan, no? Ayan, ha? Sa pinakita ni Ali Javier, alam nyo na, ha? Brother Junray. Yes, sasangayunan ko lang si brother na nagsalita, no? Kasi yun kasi ang sabi ni San Pablo, no? Avoid nonsense things. Kung ang pag-uusapan ay makapag-create lamang sa inyo ng hidwaan, huwag nyo nang patulan. Yun talaga sabi ni St. Paul sa kanyang sulat. Kaya kung ganun ang ganun si Bro Ali, maiging ibang Muslim ang paharap natin. Yung unang Muslim, bro, yung matanda na mabait, mas okay yun. Kasi nakipagtalakayan. Pero kung si Ali, magkikreate lang siya ng sakit sa ating puso, bro, dyan do. Mas maiging hindi na siya tanggapin next time. After ng debate nila ni Bro Wendell siguro. Yun lang sa akin, bro. Salamat. Nasa kay Brad Wendell ang desisyon kung ipagpapatuloy ba niya yung kanyang pikipagtalakayan, eh ganyan yung kanyang katalakayan, wala sa masasabi natin na hindi matino magsalita dahil kahit na pakiusapan, ha, pinakausapan natin for educational purpose, nakiusap tayo na bigyan kita ng 60 seconds, huwag mo lang haluan ng di kaya-aya, pero ganun pa rin siya. So, ibig sabihin, hindi siya mapagkakatiwalaan, no, sa madaling salita, hindi siya mapagkakatiwalaan. Yan, ganyan si yung ating bisita kanina. Bigyan naman natin ngayon kay Rex Aguilar. Rex Aguilar? Rex Aguilar? Wala. Okay. Yeah, good evening pa. Okay, go ahead. Ay, regarding kanina sa bulbul na Bible, hindi naman totoong bulbul ng Bible eh, kasi yung Quran, hindi mag-exist kung wala yung Bible. Yung salitatan ako sa kanya nito kay Javier tungkol sa Quran, kung mag-exist na nito kung wala yung scripture. So, chinesearch ko pa sa internet kasi may napasa kaso dati eh, pero hindi ko pa ma-share ko sa link. Pero ang Quran, hindi siya mag-exist without the Bible kasi ang ilang bagay ng Quran nakabase sa Bible. Sa aming kabanata sa Quran na kumukuha siya sa Bible na hindi siya kumukuha, nirespeto niya ang Bible. In chapter 10 verse 94, tinanong ko dati, yung itatanong ko kanina sa kanya. Eh, hindi ko na itanong kasi nga yung mga sagot niya, alanganin na rin eh. Yun lang po masayashare ko, yung Bible natin, Word of God pero yung Quran, questionable yun. Sabi nga rin Christian Prince, salita lang ito ni Muhammad, hindi ng Diyos. Yun lang po. Okay, thank you Brother Rex Aguilar. Yan ha. Manood kayo Christian Prince. Wala tayong, pag nanood tayo kay Christian Prince, makikita ninyo na yung mga sinasabi ni Ali na perfecto daw yung Quran, perfecto daw yung Islam, ay pag napanood niyo si Christian Prince, alilito na lang yung chismis. Okay, so bigyan naman natin ngayon kay Benedicto Imuan. Benedicto Imuan, good evening. Good evening po, Brother Jando. Good thing that napaka-ano mo kaya, no? Medyo yung patience mo is prolonged.
So you were able to cope up para ma ano lang si yung Muslim ni Brother Ali, no? Pero yes, attitude wise talagang pangit ang attitude ni ano, no, Ali. In fact, ako, I myself, I believe na talaga ang Quran ay it is ano, isang salitang kismis lang talaga. So ito naman talaga na ang Quran ay kinumpile na libro na kung saan kinopya sa Torah, kinopya sa Biblia, kinopya sa Buddhist, at kung ano-ano pang reliyon, pinag-mix-mix na, kaya naging kismis. So yun, at kung titinabulin ang Quran, isang librong napaka-laswa. Kung titinamo doon, nandun yung mga example ni Muhammad na kung saan it's more on sex, slave, mga ganun eh. Could you imagine that kinikindi pa sa Quran? So, hindi na ang layo ng Quran sa Bible. Bible is holy talaga eh. Pero ang Quran, mabasay mo from page to page, talagang makikita mo doon na talagang napaka-worse. Meaning, ang laman niya ay hindi maganda. Lalo na pagdating kay Muhammad. Yun lang po. Okay, thank you, Brother Benedicto Imuan. So, ito naman tayo kay Yor Balairos. Yor Balairos? Maraming salamat, Bro Jando, at sa ating mga taga-subaybay. Ano? Ang ano ko lang doon, dalawang punto lang na yung sinasabi yung Biblia daw ay windang-windang. Eh, bakit ginagamit niya? Diba? And then... para makapandinggoy. Oo. Eh, diba? Bakit ginagamit niya pa rin? Kasi windang-windang, hindi daw mapaniwalaan, diba? Eh, bakit ginagamit niya pa? Oh. So, kaya yung tanong ko sa kanya kanina, yun ay isang ebidensya niya, yung mga sagot niya na napipikon siya sa pagsasagot niya. Ibig sabihin, hindi niya natin talos, siya yung natalos debate nila ni Wendell nung una. Kaya sa tanong ko pa lang ngayon sa kanya, napipikon siya sa tanong ko eh. Matino naman yung tanong ko sa kanya, hindi naman yun pang-aasar. Tanong talaga yun. Yung ginagawa niya, nang-aasar siya. At saka yung pangalawa ay yung sa talata na yung palagi niyang sinasabi na yung hindi marunong magbasa, marunong magsulat, binigay. Eh, marami naman ang hindi marunong magbasa at magsulat. Eh, pwede naman nilang akuin na sila yun, di ba? Eh, sa kanila, yes. Inako nila eh. Di ba? Oh, wala. Sa akin lang, nanonood lang ako, nag-o-observe. Wala, sabi ko, walang say-say ito pa. Ano na lang to, pa-serko-serko na lang. Siya ang nagwindang-windang eh. Hindi niya matindig yung mga tanong mo at mga tanong ni John Ray, ni Bro John Ray. So, walang say-say. Wala akong napulot na ano doon sa kanya. Wala. Tsaka ayaw ko nang mag-Muslim. Ayaw ko nang pitong virgin. Kuntito na ako sa isa. Maraming salamat, Bro Jando. Sa lahat, maraming salamat. Magandang gabi. Okay, thank you, Brother Yor. So yun ha, napakinggan niyo yung kanila mga komento. Hindi yun, lahat yun pabor sa atin, kahit na sabihin tinangaasar si Ali, pabor sa atin lahat dahil sa ginagawa niya, sino maniniwala? Mayroon pang Christian Prince. O kung sa tingin ni Ali, tama sila. But nung nandito sa atin si Christian Prince, di man siya nakipagtalakayan. Inianyayaan sila ni Christian Prince na simula ng talakayan, wala namang ginawa si Ali, nag-Arabic-Arabic lang. Nagpapakunwaring nag-Arabic lang. Eh, sinabi ni Christian Prince na yung Arabic niya is broken, you don't know what you are talking. Ganun pa rin si Ali. Walang talakayang ginawa si Ali. No? So, dun pa lang. Maganda sana yung sisipin yung kanila nakatapat dahil malalaman natin in front of our eyes na yung kanilang mali. Pero kahit di natuloy yung kanilang talakayan, manood tayo sa kanyang YouTube channel, matututunan natin. At sigurado ako na sa lahat na manunood kay Christian Prince, no, hindi ko siya ini-endorse dahil sa Katoliko ba siya o hindi. Ini-endorse ko siya kasi meron siyang maraming nalalaman tungkol sa Islam na ating matutuklasan pag nanood tayo sa kanya. At tinitiyak ko na kapag nanood tayo kay Christian Prince, wala nang sino man. Libo-libong nanonood sa atin sa live, wala nang sino man sa inyo ang lilipat sa Islam. Okay, David John, good evening.
Good evening po. O, kung tayo po ay nakikinig sa buong talakayan ni na Ali Abiyarchani, Brother Wendell, yung pong mga ginamit na libro ni Brother Wendell ay hindi naman po nagiba ni Ali Javier sa kanyang unang tindig. At hindi man lang po niya nasagot ang tanong ni Brother Wendell doon sa dalawang aklat nila sa Islam. Hindi man po niya nagiba ang tindig ni Brother Wendell. Ay puro ad hom lang naman po niyan si Ali Javier. Sana yan na lang po talaga dyan kay Ali Javier. Kaya walang matinong aral na makukuha dyan. Kaya nakatambay kami sa YouTube eh. Doon kami nakikipagsagutan sa mga supporters niya na wala rin naman alam. Yun lang po. Wala tayong malalaman dyan kay Ali Javier. Puro lang ad homie na mga alam niyan. Yun lang po. Ayan. Thank you, David John. Yan sinabi niya. Wala kayong matutunan kay Ali Javier kundi puro ad hominem lang. Okay. Ate. Hello, ate. Good evening, Brother Jendo. Good evening sa lahat. Siya nga pala dito ako sa ano. Dito kami sa Hong Kong. Nakaabang kami sa debate ni Bro Wendell. Pero sa totoo lang, kanina sa chat box ng YouTube, naiinis kami. Puro ando na lahat na mababasa mo. Puro kabastusan ng mga yung salita bang ni Ali Javier na sasabihin eh bulbul, tokmol, albayon, lahat puro kasinungaling. Sa totoo lang, hindi maganda yung kanyang bukang bibig. Mas na ano kami makinig kung yung katulad ng pinakita mo kanina, Brother Jando, yung about sa yung sa Biblia pinapakita mo, pero wala naman siyang maano doon, umiiwas siya. Kami, nag-aabang kami ng talakayan talaga, lalo na ngayon dito sa Hong Kong. Hindi kami lumabas Linggo. Sarado ang simbahan dito. Pero nakikinig kami ng mga online, ano, yung sa misa, lahat dyan sa Pilipinas, pinapakinggan namin dahil wala kaming maanoan dito yung, kumbaga, dahil Linggo, imbis na pupunta ng simbahan, hindi kami makapunta dahil sarado talaga as in lahat ng simbahan dito. Dahil lalo na ngayon ngayon yung Omicron, so hindi kami lumalabas. Inabangan talaga namin to yung kanina sa chat namin ng mga kasistera namin. Wala kaming maano kundi naiinis kami sa aming napakikinggan, pero ganun pa rin. Hanga kami sa iyo dahil pinakita mo pa rin yung paging totoong Kristiyano na kung sino yung nagsasalita na hindi maganda. Kailangan talaga ipakita natin kung paano tayo mga Katoliko makiharap sa mga ganyang ugali, yung mga asal na alam na natin na hindi natin makikita sa kanila yung totoong pinagbabatayan nila na yung salita nila ay sila yung totoo. Kay Brother Wendell, hanga naman ako dahil kahit na puro pang-aasar yung isa, wala talaga tayong makukuhang ano dun sa kanila. Napakinggan ko rin yun, yung si Christian Prince. Medyo natatawa na rin nga ako gawa nung sinabi na the running chicken. Bro. Yun lang po. Yes. Okay. Yun po lang po yun dun sa ano na, pero kung ako ang tatanungin nyo, si Brother Wendell, alam kong baka ano, kasi brownout naman daw doon sa kanila. Pag ganyang ano, yung mga makikipag-debate or talakayan, suriin na rin natin kung sino yung karapat dapat na itapat sa inyo. Kasi alam mo, sa totoo lang, sayang lang din yung oras natin sa kanya. Yung kanyang asal na pinapakita. Mabuti pa yung isa, yung kwan. Yung malumanay, yung merong ano, yung bang Maginoo ko makikipagtalakayan. Si Muhammad Rodriguez, Maginoo katalakayan yun. Nagsusuklo ba yun? Yung kahit na ano, pwede nating tanggapin, pero pag yung ganyan na medyo bastos na yung lumalabas sa bibig,
iwasan na natin. Wala tayong makikita doon. Imbis na yung mga nunood magkaroon ng matutunan na ano kung sa kanilang pananampalataya, eh hindi eh. Yung sasabihin ba ngayon, mag-Muslim na kayo, lupat na kayo. Yung asar niyang ano, wala kang makukuha doon. Napakinggan ko rin yung kay ano, yung kay yung isang nireribat ni Brother Wendell. Isa rin yun. Matatakwa ka na rin. Ganun pala talaga sila kung mag-ano, magturo. Hindi yung galing sa puso, yung ituro yung tama. Kundi yung mga asar lang pala sa talakayan. Kaya wala tayong matutunan doon. Eh. Sana susunod. Medyo maayos naman na ano, wag na sanang ano nyo yung, wag nang paulitin pa uli. Kasi nakita na natin kung anong meron ang meron siya ang pag-ugal. Yun lang ba, Brother Jando? Maraming salamat. Bro Jando? Yes, Brother Christian? Tandaan natin, Bro Jando, na may bukas pa. Okay na tayo, bro? Okay, yun. Okay na, so... Maya-maya na konti bro kasi pasalitan natin yung iba dahil gusto ko marinig yung kanilang mga komento at ano yung mga okay, positive positive na ating makukuha sa kanila, mapapakinggan sa kanila. So yung meron silang rescheduling ni Brother Wendell kaya yun na lang yung ano natin, yung last natin na pagtanggap kay Ali dahil maraming beses na siyang ano eh nang bastos no, hindi naman sa hindi niya naiisip na religious program to, pero yun talaga ang kanyang ugali sabi ni Robert Ruelte. So yung rescheduling yun na lang po ang last, yun na po ang last maliban na lang kung pakikinggan ni Brother Wendell yung inyong mga hinaing na wag na siyang papasukin si Ali, nasa kay Brother Wendell na yon. Oh, pero meron pa silang rescheduling at yun na po ang last. Hindi na po pagkatapos po ng rescheduling na yan, hindi na po makakabalik si Ali sa ating programa dahil hindi siya magandang ehemplo. Lalo na't ang kanyang nirerepresentahan ay ang Islam na relihiyon, no? Minsan nga kung napapansin niyo, napuputol pa siya sa debate dahil nagdarasal siya. Pero pagbalik, asara ng ginagawa. Nasaan na yung dasal niya? Back sa ating kasi, sa ating Kristiyano, tinuruan tayo na mahalin ang ating kapwa kahit kaaway natin, mahalin natin. Pero siya, kakadasal pa lang niya pagbalik, asara ng ginawa. Ayun, no? So, kita ninyo? Kaya bigyan naman natin kay Kaplicer. Kaplicer. Yes, bro. Good evening. Yes, good evening. Kanina pa kami nakaantabay. Salamat at binalikan mo ka mo ako. Yeah, go ahead, bro. Yes, bro. Sa napansin ko kanina sa argumento ni Ali Javier, parang nakikita ko yung ano, yung kung saan ako lumaki kasi sa paligid namin lumaki ako ng mga Muslim yung nakapalibot sa amin, so nakikita ko yung mga ugali nila, so nare-replay ko yung mga pinapakita niya kanina, so na ano ko na hindi talaga maganda example, no? Pinapakita talaga na iba yung katuruan ng Kristiyano sa mga Muslim. At saka salamat din sa programa ninyo na pinapakita nyo yung magandang asal natin, nating mga Kristiyano kumpara sa kanila. No, yun lang bro Jando, salamat. Salamat at nabalikan mo ako. Magandang gabi po sa lahat. Okay, thank you Brother Kaplicer. Ayan, no? So dito naman tayo kay Edelito Otida. Edelito Otida. Hello, good evening. Hello, hindi ka marinig. Hindi ka marinig. Sa headset mo yan. Try mo, tanggalin yung headset mo. Yes, okay hello. Na. Good evening. Okay na. Okay, good evening.
Una-una, congratulations kay Brother Vindel. Tsaka sa punto por punto, totoo talaga na humble heart talaga. Kahit marami ang ginagawang pang-asar, pero hindi pa rin nagpapadala. Yun po ang ebanghelyo kanina na love your enemy. Kaya tama lang na yung aral natin ay ating ipahayag din sa mga Muslim, baka sakali matauhan din sila yung kanilang mga panunuligsa. Ganyan naman talaga dahil alam naman natin na darating talaga ang mga Antikristo, mga kaaway ni Kristo na may mga aral na iba. Kaya dapat maging matibay lang tayo. So ulit, congratulations po sa punto por punto. Okay, so, thank you. Okay, thank you Brother Eddie Lito. Yun, no? So, bad siya talaga si, ano ngayon, yung gabi, Ali Javier. Bigyan naman natin kay J. Corpus. J. Corpus? Hello, bro. Mayang gabi. Okay. Yes, mayang gabi. Wala na maglayo ay mga nahuna-hunaan. Parti kay Kwan, bro. Parti kay Ali Habir. Mm, go ahead. Hindi maganda. Hindi maganda sa programa niyo na ganun sa inana siya kabastos. Dili maayo paminahon. Makasira. Makasira sa programa natin. Kaya kung maaari lang, huwag niya siyang internet na dito. Hindi na siya pwede dito. Kasi programa to ng matitinong tao. Pasensya na po. Ay, oh, tama yun, bro. Programa ito na ng matitinong tao. Tama yung sinabi mo. Pasensya na, mahirapan mo akong magsalita kasi galing lang ako sa disgrasya. Mm. Oh. Kaya utal-utal ako na magsalita. Okay lang yan. Okay na ba yan? Kuhan lang ko. Hangiyo lang ko. Nga ayaw na pa. Ay, dili na ninyo ay padayon ang debate ni Bro Vindel. Kung sabi natin si Brother Vindel na huwag ituloy dahil bad siya talaga si Ali, bastos magsalita. So una nating pa hilingin din kay Brother Vindel na ano na i-reject na yung rescheduling dahil hindi mapigilan ng bibig ni Ali, walang galang, no? So wag na nating ano. Sige, thank you, Brother J. Corpus. Thank you, bro.